Sa kabila nga ng kamusmusan ng isang bata, kailangan nga nitong maghanap buhay at maglinis ng mga sapatos sa isang parke para nga may makain siya sa pang-araw-araw. Pinaalaga kasi siya ng kanyang ina sa lola niya ng mag-abroad dito. Pero hindi naman siya inaalagaan ng mga pinagkatiwalaan ng kanyang ina. Pero isang araw, hindi niya akalain na nilinisan pala niya ang sapatos ng ex ng kanyang ina at ng tunay na ama niya pala. Nagulat pa nga siya nang biglang nag-offer na nga lamang ang lalaking ito na tumira na nga lamang sa kanyang mansyon. Dahil nga kaya ito sa lukso ng dugo? Pero paano kung bumalik na nga ang ina ng bata galing abroad? Matanggap nga muli kaya niya ang dati niyang nobyo? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, simulan na po natin! Walang mapagsidlan sa labis na kaligayahan si Billy habang pinagmamasdan ng kanyang nanay Malia at Daddy Lorenzo na magkatabing nagkakape habang nanonood ng mga balita sa telebisyon. Sino ba naman ang hindi magiging masaya matapos ng kanilang nalampasan ang matinding pagsubok ng tadhana sa kanilang buhay? Mula sa pagbubuntis sa kanya ng kanyang ina hanggang sa pinaghiwalay ng panahon ang kanyang mga magulang at muling pagkikita sa alanganing pagkakataon. Ngayon ay isa na nga silang buo at masayang pamilya na walang sino man ang makakatibag sa matibay na pundasyon nito. Habang pinagmamasdan ni Billy ang dalawa, isa-isa naman itong hinawi ang kahapon ng kanilang iniikot ang buhay na puno ng pasakit at hinagpis na bigay din ng mga taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. Humugot ng malalim na hininga si Billy dahil sariwa pa sa kanyang isipan ng mga pangyayari kahit may 3 dekada na nga ang nakaraan. Kung sana nauso na ang video call nun sa Pilipinas, maaaring kaagad na nalaman ni Nanay Malia ang totoong sitwasyon ko sa kamay ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kaso ay nagdadrama ang kinakasama ni Auntie Pura bilang boses bata upang paniwalain si Nanay Malia na ako ang kanyang nakakausap. Pero paniwalang paniwala naman si Nanay sa mga kadramahang naririnig niya, kaya hindi ito huminto sa pagpapadala ng pera. Usal ng isipan ni Billy habang nakaguhit ang mapait na ngiti sa mga labi nito habang binabalikan ang mga karanasan sa kamay ng tiyahin ng ina na pinagkatiwalaan itong aalagaan siya. Ang hindi naman alam ni Billy ay kung ano ang nasa kanyang isipan sa mga sandaling yun ay yun din ang paksang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Hindi nila lubos akalain na malalampasan ang matinding pagsubok sa kanilang buhay ay ngayon ay magkasama na bilang isang matatag na pamilya. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat bago nga nila makamit ang kasiyahan at happy ending nila? Magkahawak kamay ngang naglalakad si na Lorenzo at Malia sa isang napakagandang park isang gabi. Park na sobrang daming ilaw na talaga namang ikamamangha mo kapag doon ka nga tumambay ng gabi. Meron ding fountain na umiilaw. Doon nga ay makikita ang mga kabataan na nagbabanding at ang mga batang paslit na naglalaro na tila walang problema sa buhay. Napatawa na nga lamang si Malia habang pinapanood nga ang mga batang naglalaro. Alam mo, mahal? Sana, pag nagkaroon tayo ng anak, maging ganyan din sila kasaya na kalaro ang mga kaedaran nila. Kahit simpleng buhay lang. Basta, masaya at puno ng pagmamahal. Sabi nga ni Malia na tila iniimagine na nga ang future nila. Ni Lorenzo, ng kanyang nobyo na mahal nga niya. Samantala pagkatapos namang sabihin niyo ng babae, hinawakan naman ni Lorenzo ang magkabilang pisngi ni Malia. At sabi nga nito, ganun ba ang gusto mo maging buhay ng anak natin? Gagawin natin yan. Lahat ng pangarap natin tutuparin natin hanggang sa magkaroon tayo ng isang buong masayang pamilya. Pero yung simpleng buhay, naku, baka hindi ko yun maibigay. Kasi gagawin ko ang lahat. Magsusumikap ako sa buhay para maibigay ko lahat ng mga kailangan nyo. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay.
Masuyong sabi nga ni Lorenzo sa kanyang minamahal na si Malia. Napangiti ng bahagya si Malia. Kung ibibigay sa atin ng Diyos, why not? Wala namang masama kapag pinaghirapan natin yun eh. Basta dapat, kapag sobrang nagiging busy na tayo para maabot ang mga pangarap natin, huwag nating kakalimutan kung saan tayo nanggaling. Tapos if ever man na maraming marami tayong pera, tapos sobra-sobra na, itulong na lang natin sa iba, kagaya sa mga batang yan. Itulong natin sa bahay ampunan, sa mga nangangailangan, sa charity. Sad nga ni Malia kay Lorenzo. Tila may humaplos naman sa puso ni Lorenzo nang marinig yun sa sariling kasintahan. Naisip niya na napakaswerte niya sa kanyang nobya. Kaya never nga niya itong ile-let go sa buhay niya. Yun nga ang pangako ni Lorenzo sa kanyang sarili. Hinalikan nga niya sa noo si Malia at niyakap ng mahigpit. Sabay sabing, "Mahal na mahal kita, Malia. Mahal na mahal din kita, Lorenzo." Biglang ang natigil sa pagda-daydream si Lorenzo nang biglang tumunog ang telepono niya sa opisina. Oo, nasa opisina nga siya ngayon at busy-busy nga sa kanyang business. May kailangan pala siyang i-discuss sa kanyang mga business partners, pero imbes na i-review ang mga dokumento o files na meron siya, heto siya ngayon. At nagfa-flashback nga sa kanyang utak ang mga nangyari sa kanya at sa kanyang dating nobya na hindi na nga niya alam ngayon kung nasaan. Nalungkot nga ang lalaki pero wala naman siyang magawa, kaya hinayaan na nga lamang niya ang kanyang sariling maging busy nga sa kanyang mga ginagawa. Sa kabilang banda naman, "Nay, kailan ka po uuwi? Sana uwi ka na po dito ngayong Pasko para po sana masaya na tayo." Halos madurog ang puso ni Malia habang kausap sa telepono ang anak na si Billy. Tanging kawad ng telepono lamang ang nagdugtong sa kanila simula nang iwan niya ito sa kanyang tiyahin upang magtrabaho sa ibang bansa nung 2 taong gulang pa lamang ang anak. "Anak, huwag kang mag-alala. Talagang uuwi si nanay. Mag-iipon lang ako ng maraming pera para sa pag-aaral mo." Sagot naman ni Malia sa pakiusap ng anak habang dumadaloy ang kanyang mga luha sa pisngi. Ganito ang palaging tagpo sa tuwing nagkakausap ang mag-ina sa telepono. Halos madurog ang puso ni Malia sa tuwing nakikiusap si Billy na umuwi na nga siya upang sila ay magkasama na. Daman ni Malia ang labis na kalungkutan sa bawat pakiusap ni Billy. Ngunit wala siyang magawa dahil ang bawat perang kikitain niya sa abroad ay para sa kinabukasan ng anak. Parehong hirap na hirap ang kanilang kalooban. Kahit hindi niya ito nakikita, habang kausap sa telepono ang anak, ay ramdam ni Malia na pigil si Billy na umiyak dahil parang may pumipigil dito. "Hayaan mo anak, malapit nang uuwi si nanay." Ito ang lagi niyang pangako sa anak sa tuwing patapos na ang kanilang pag-uusap sa telepono. Makalipas ang ilang taon, ay nanatili pa rin si Malia sa ibang bansa at padalang na nga rin na nakakausap ang anak sa telepono. Dahil daw nawiwili na ito sa mga kalaro, medyo may kainaman kay Malia ang ganitong balita ng kanyang tiyahin dahil kahit papaano ay may pinagkakabalhan na nga ang anak na si Billy at hindi na nga ito malulungkot pa sa kahihintay nga sa kanya kung kailan siya uuwi. Kaya hindi na nga siya magtataka kung hindi makakausap ang anak sa tuwing tatawag. Minsang nakadama si Malia ng labis na kalabog sa kanyang dibdib at hindi mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang anak na si Billy. Bigla itong napatawag sa kanyang tiyahin sa 10 oras ng gabi sa Pilipinas. Ngunit bigo itong makausap ang anak dahil mahimbing na raw itong tulog. Kinaumagahan ay muling tumawag si Malia. Ngunit bigo pa rin makausap ang anak sa telepono dahil ayaw daw nito. Pakunway lumalaki na ang boses ng kanyang tiyahin sa pagpupumilit nga na pagsasalitain si Billy ngunit ayaw pa rin. Malapit nang maubos ang laman ng call card ni Malia sa kapa nagsalita si Billy sa kabilang linya. Ngunit nagtataka si Malia sa biglang pag-iba ng boses ni Billy. Ramdam ng kanyang puso na hindi si Billy ang kanyang nakakausap. Hindi ito ang boses ng kanyang anak na kabisadong kabisado niya na nakasanayan na nga rin niyang naririnig sa tuwing tatawag siya. "Billy anak,
Ikaw ba to? Bakit ayaw mo akong makausap? At bakit iba ang boses mo? Kaagad na sunod-sunod na tanong ni Malia sa anak. Ako po to, Nay, si Billy. Malaki na po kasi ako, kaya siguro hindi mo ako kilala. Hindi niyo po kilala yung boses ko. Sagot naman ito sa kabilang linya. Nagtataka man, ngunit binabawi na lamang ni Malia sa sarili na siguro nga na iba ang boses ng kanyang anak dahil lumalaki na rin naman ito. Halos magdalawang taon pa lamang niya itong iniwan sa kanyang tiyahin at ngayon ay 5 taong gulang na nga si Billy. Hindi niya ito nasubaybayan sa paglaki dahil tanging kawad ng telepono lamang ang nagdurugtong nga sa kanilang dalawa. Masakit ito para sa kaisang ina, ngunit tiniis nito ang lahat ng hirap ng kalooban kasabay ng mahirap na trabaho sa abroad, matustusan lamang ang pangangailangan ng anak. Ang hindi alam ni Malia na sa murang edad ni Billy ay natuto na nga itong maghanap buhay para sa sariling pagkain dahil walang pagkaing nakalaan para sa kanya sa bahay ng tiyahin. Ang pagkain na nasa hapag ay para lamang sa kanyang Auntie Pura at sa kinakasamang si Uncle Bert. Lagi siyang napapalo kapag nahuhuling kumakain sa kusina. Kaya napilitang lumabas ng bahay si Billy kasama ang mga kakilala sa kalye para maghanap ng pagkain. Natuto na rin itong mamalimos. Magbanat ng buto sa pag-iigib ng tubig para sa kapitbahay. At pagtatambay sa park bilang shoe shine boy upang may kikitain na pambili ng pagkain. Wala ring naghahanap sa kanya kahit hindi ito makauwi sa bahay ng buong gabi. In short, pinapabayaan siya ng mga tiyahin at tiyuhin na pinag-iwanan sa kanya ng kanyang ina. Hanggang nakasanayan na nga ni Billy ang palaboy-laboy sa kalye at patambay-tambay sa mga parke. Aba, umuwi ka pang palamunin ka! Huwag kang umalis ng bahay ngayong araw dahil tatawag ang iyong nanay. Kaagad na salubong sa kanya ng lola Pura niya. Hindi na sumagot si Billy dahil parang mangangain na leyon na ang mukha ng kanyang lola Pura. Nakayuko na nga lamang ang bata habang nakikinig sa iba pang sinasabi nito na para bang nag-aalboroto. Maligo ka at magbihis ng maayos dahil nang hihingi ng litrato ang nanay mo. Kaagad namang utos nito kay Billy habang nakaguhit. Sa mukha nito ang labis na pagkainis. Hindi na sumagot si Billy sa mga iniutos sa kanya ng lola Pura, maliban na lamang sa bahagyang pagtango nito. Sa isip ni Billy ay sasabihin niya na sa kanyang ina ang mga ginagawa niya araw-araw upang umuwi na nga ito at makasama dahil hindi na nga niya matiis pa ang pagmamaltrato sa kanya ng lola Pura niya. Ngunit laking gulat na lamang ni Billy dahil nakita mismo ng kanyang dalawang mata at narinig na nagboboses bata ang kanyang lolo Bert habang kausap ang inang si Malia sa telepono. Gustong sumigaw ni Billy para marinig siya ng kanyang ina. Ngunit hindi niya nagawa dahil nasa harapan na nga niya ang kanyang lola Pura habang pinagdidilatan na nga siya ng mga mata nito. Tumahimik na lamang si Billy at dumiretso na nga sa banyo para linisin ang katawan upang makabihis na lang maayos para sa kanyang pagpapalitrato. Mula ngayon, hindi ka na makakahawak ng telepono dito sa bahay. Si Lolo Bert mo na lang ang bahalang kakausap sa iyong nanay. Naintindihan mo? Paalala ng kanyang lola Pura habang kinukunan siya ng litrato na ipapadala sa kanyang ina na nasa ibang bansa. Nag-aalangan naman, ngunit tumango na nga lamang din si Billy. Kahit sa kanyang murang edad, naiintindihan na nga niya ang mga nangyayari. Ang kanyang lolo Bert ang nagboboses bata upang maging siya habang kausap ang kanyang ina. Habang ang kanyang lola Pura ang kumukuha ng magandang litrato ni Billy upang palabasin na inaalagaan siya at na maayos nga ang kanyang kalagayan. Niloloko nilang nanay ko. Kailangan malaman to ni nanay pero paano naman? Nag-aalalang usal nga ng isip ni Billy. Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si Billy na daladala sa isipan ang nasaksihang panloloko ng dalawa sa kanyang nanay. Sa loob ng maraming taon ay patuloy ang pagpapadala ni Malia ng pera sa kanyang tiyahin upang ipangtustos sa mga pangangailangan ni Billy habang lumalaki na nga ito.
Subalit wala itong kaalam-alam na maagang namulat sa kali ang kanyang anak sa kabila ng pinapadala nitong pinansyal na suporta. Halos mahigit sa kalahati ng kamusmusan ng buhay ni Billy ay nasa mga lansangan nga siya. Halos katulad dito ng mga batang walang magulang. At naranasan na nga rin ni Billy matulog sa ilalim ng tulay. Nakaupo sa isang sementong upuan sa parke si Billy habang nakatingin sa malayo dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang natuklasang panloloko ng kanyang Lola Pura at Lolo Bert sa kanyang ina na nasa ibang bansa na nagpapakahirap. Iniisip nito kung papaano ito ipaalam sa kanyang ina. Ngunit hindi alam kung ano ang gagawin dahil pinagbabawalan na nga siyang makahawak ng telepono sa bahay. Litong-lito si Billy hanggang nakatulugan na nga lamang nito ang iniisip. Nagising si Billy makalipas ang isang oras na pagkatulog nang biglang kumalamang sikmura dahil sa gutom. Muli na naman itong nagbanat ng buto sa pamamagitan ng pag-shoeshine upang may pambili ng pagkain. Buenas si Billy sa araw na yon dahil marami ang nagpalinis ng sapatos. Wow, ang galing mo namang maglinis ng sapatos! Bibigyan kita ng bonus! Wika nga ng matandang lalaki na masaya sa resulta ng paglilinis ni Billy sa sapatos nito. Salamat po! Masaya namang sagot ni Billy. Patuloy na ginagawa ni Billy ang munting kabuhayan na yon sa parke araw-araw. Halos makalimutan na nga nitong umuwi sa bahay. Baliwala na rin kay Billy ang hindi makauwi dahil hindi naman nag-aalala ang kanyang Lola Pura kung nasaan na nga siya. Mas pinipili nito ang matulog sa park kasama ng iba pang bata na katulad niyang shoeshine boy. Minsan namang nakagawi si Lorenzo sa park, kaya muli ngang may nanumbalik sa kanyang isipan habang nakaupo nga siya doon at kumakain nga ng mga tusok-tusok. Habang nakatitig nga siya sa biniling tusok-tusok, naalala nga niya ang mga panahong mahilig pa nga sila ni Malia na kumain doon ng mga simpleng street foods. O mahal, say ah! Napatawa nga ng bahagya si Malia. Ano ba mahal? Nakakahiya, ang dami kayang tao. Sad nga ng babae na napapatakip pa nga sa kanyang muka. Ano ka ba? Okay lang yan. Siyempre proud na proud ako sa girlfriend ko eh. Sige na, kainin mo na to. Sad nga ng lalaki habang itinatapat na nga ang tusok ng kwek-kwek sa bibig ng kanyang nobya. Kinain naman na rin yon ng babae. Salamat ah. O ikaw naman, ang daya mo ah. Kanina mo pa ako pinapakain. Tataba ako niyan, sige. Saad pa nga nito? Niyakap nga ni Lorenzo si Malia patalikod. Mahal, sabihin pa nila PDA tayo. Okay lang yan. Tsaka ang sabi mo, tataba ka. Huwag kang magalala. Kahit ikaw pa ang pinakamatabang babae dito sa balat ng lupa, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kasi mahal na mahal kita. Paglalambing nga nito sa kanyang nobya, hinawakan naman ng babae ang kamay ni Lorenzo. Sus, naglalambing ka na naman. Siguro, may nagawa kang kasalanan no? Tanong nga sa kanya ni Malia. Wala, gusto lang talaga kitang lambingin. Namimiss kasi kita this past few days. Alam mo, unti-unti na kasing nabibisi sa kumpanya. At isa pa, medyo nagkakaroon din ng problema. Kaya pinopropose ni Mama na baka kailangan kong pumunta ng ibang bansa. Napasimangot na nga lamang si Malia. Pero sabi nga nito bilang pambawi. Pero kung kailangan mong pumunta, edi ko kung yun talaga yung magsasalba sa company nyo. Maintindihan naman kita eh. Basta huwag masyadong matagal ah. Tsaka syempre babalikan mo ko dito. Masuyong sabi naman ni Malia. Pinaharap nga siya ni Lorenzo, sabay hawak nga sa mukha nito. Alam mo, napaka-understanding talaga ng girlfriend ko. Sobrang swerte ko sa'yo. Pero ayoko kasing umalis. Dahil sa'yo na umiikot ang buhay ko. Anong mangyayari sa akin pag wala ka sa tabi ko? Ilang araw pa nga lang, imiss na miss na kita. Saad nga nito na ikinapula nga ng pisngi ni Malia. Ikaw ah, kanina ka pa banat ng banat. Masasanay ako niyan eh, paano kapag umalis ka? Eh di hahanapanapin ko yung mga banat mo at mga hirit mo sa akin ganyan. Saad nga nito sabay
Pinisil nga ang pisngi ni Lorenzo. Napatawa na nga lamang si Lorenzo. E di uuwi ako agad dito. Tsaka, hindi na lang kita iiwan. Saad nga nito. Nang maisip nga ni Lorenzo ang mga alaalang yun, may butil nga ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Pinunasan na nga lamang niya yun at kinain na nga lamang ang tusok-tusok na paborito nga nila ng kanyang dating nobya. Obviously, hindi niya natupad ang pangako niya sa pinakamamahal niyang si Malia. Naaliw naman ang lalaki sa park nang makita ang mga naglalarong bata. Sakto namang andun si Billy na tagalinis nga ngayon ng sapatos. Nilapitan siya ni Billy para sa isang shoe shine kapalit ng kaunting pera. Nagpaunlak naman si Lorenzo kahit alam niyang malinis at mukhang bago pa naman ang kanyang suot na sapatos. Habang nakayuko si Billy na naglilinis sa sapatos ay aliw na aliw naman si Lorenzo na tinitignan ang ginagawa ng bata. Boy, galingan mo ng paglinis ha, dahil may bonus ka sa akin. Wika nga ni Lorenzo kay Billy. Biglang tumingala si Billy dahil sa kasiyahan ng marinig ang salitang bonus. Alam niya kung anong naghihintay kaya pinag-igihan pa nga niya ang paglilinis ng sapatos ni Lorenzo. Tapos na po sir! Mas gumanda pa nga po sapatos niyo eh! Wika nang nakangiting si Billy habang naghihintay sa bayad ng kanyang serbisyo. Nakangiti naman si Lorenzo habang ginugulo ang buhok ni Billy at kinausap muna niya ito dahil magaan ang kanyang loob para sa bata. Naaaliw si Lorenzo habang nakikinig sa kwelang kwento ni Billy. Namimilog ang mga mata nito habang nakikipag-usap sa kanya na ani mo isang malaking tao. Walang halong pagbabalot kayo ang bawat salita nito dahil pawang kainosentehan ang laman ng puso at isip ni Billy. Boy, bakit ka pala nandito sa parke? Nasaan ang mga magulang mo? Nagtatakang tanong ni Lorenzo sa kanya. Wala po si nanay eh. Nasa malayo po siya. At nakatira lang din po ako sa lola pura ko. Walang pagkain dun kaya nandito ako. Sagot naman ni Billy. Nakadama nga. Nang kirot sa puso si Lorenzo nang marinig ang sinabi ni Billy kaya inanyayahan nga niya ito sa kanyang sasakyan upang maghanap ng makainan. Napatanong naman si Billy kung saan sila kakain ni Lorenzo at sinabi naman ng binata na dadali niya ito sa isang kainan ng paboritong puntahan ng mga bata na may bubuyog na sumasayaw. Alam na kaagad ni Billy kung saan kainan ang tinutukoy ni Lorenzo, kaya natatakam na nga ang kanyang isipan na tikman ang mga pagkain doon. Magaan ang loob ni Lorenzo kay Billy na parang may bumubulong sa kanyang puso na matagal na nga niya itong kakilala. Ngunit hindi maabot ng kanyang isip kung saan at kailan. Marami silang napag-usapan ni Billy habang nasa loob ng sasakyan. Marami na rin siyang nalaman tungkol sa buhay ni Billy, kaya labis-labis ang nadamang awa nito para sa bata. Kahit sa loob na ng kainan ay patuloy pa rin sa pag-uusap sina Lorenzo at Billy na sobrang gaan nga ng loob sa isa't isa. Ang lahat ng mga tanong ni Lorenzo ay maayos namang nasasagot ni Billy sa abot ng kanyang nalalaman sa kabila ng kamusmusan. Hindi na mawari ni Lorenzo ang damdamin dahil palalim na ng palalim ang kanyang nadamang awa kay Billy. Gusto mo bang sa akin ka nalang tumira? Mga kasambahay lang naman ang kasama ko dun eh. Wika nga ni Lorenzo na ani may nagsusumamong ama sa kanya. Eh, gusto ko po. Kaya lang kailangang malaman ni Nanay Malia. Magpapaalam po ako kapag tatawag siya. Kaagad namang sagot ni Billy. Ah, Malia palang pangalan ng nanay mo. Ikaw, anong pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa rin alam. Muling tanong ni Lorenzo. Opo, Malia po ang pangalan ni nanay. Kaya lang hindi ko na maalala ang mukha niya. Dahil bata pa ako, umalis na siya eh. At Billy ang tawag niya sa akin. Sagot naman ni Billy habang sinusubo ang fried chicken na pinili niyang unang kainin. Mula noon, pabalik-balik na nga sa parke si Lorenzo upang dalhan ng pagkain si Billy at sa nais din itong makasama ang bata sa buong maghapon. Nagbigay na nga rin ng kaunting halaga si Lorenzo bilang tip sa tagabantay ng parke upang bantayan na nga rin si Billy habang nasa loob ito ng park. Halos araw-araw ay kinukulit nga ni Lorenzo si Billy na doon na nga tumira sa kanyang bahay dahil wala namang naghahanap sa kanya. Halos
mag-iisang buwan na nga itong nananatili sa park kasama ang bantay. Biglang pumayag si Billy sa nais ni Lorenzo. Gagad itong tumayo at hinila ang isang kamay ni Lorenzo patungo sa sasakyan ng binata. Hindi mawari ni Lorenzo ang kasiyahan dahil napapayag na nga niya ang batang si Billy na sumama sa kanya. Ngunit bago pa man umalis ay nag-iwan si Lorenzo ng numero ng telepono sa tagabantay sa parke upang madaling matuntun si Billy baka sakaling may maghanap. Habang nasa loob ng sasakyan ay tahimik lang si Billy. "O Billy, bakit tahimik ka?" tanungan ni Lorenzo kay Billy na nakatingin lang sa malayo. "Baka po kasi hanapin ako ni nanay ko pag huwi niya dito." Nag-aalalang sagot ni Billy at kaagad namang pinawi ni Lorenzo ang nag-aalalang isipan ng bata. Nangako si Lorenzo kay Billy na ibabalik ito sa kanyang ina sakaling makabalik na nga ito mula sa ibang bansa. Pansamantala lamang ang kanyang pagtira sa bahay ng binata upang hindi na nga ito mag-alala sa kanyang kakainin sa araw-araw. Hindi mawari ni Lorenzo ang naramdaman dahil parang may kung anong bumubulong sa kanyang puso upang maramdaman ang labis na awa sa bata. May ilang gabi rin siyang hindi halos makatulog sa tuwing naiisip nga nito ang tinutulugan ni Billy sa parke. Hindi man niya maintindihan ang nararamdaman para kay Billy, nakapagdesisyon nga ito na kung sakaling tatagal ito sa kanyang poder ay palalakihin nga niya ito ng maayos ayon sa karapatan nito bilang bata. Nais niyang i-report sa mga otoridad ang ginawang pagmamaltrato kay Billy, ngunit nagmakaawa ang bata at hintayin na lamang daw ang pagbalik ng kanyang ina dahil nangako ito sa kanya na uuwi na nga sa susunod na taon. Nagsusumikap man ang dibdib ni Lorenzo dahil sa naramdaman nitong galit sa mga taong kinagisnan ni Billy, ay mas pinili na nga lamang itong sundin ang nais ng bata na hintayin nga lamang ang pag-uwi ng ina. "Billy, kung hindi tayo magre-report sa mga pulis, baka mahirapan pang lalo ang iyong ina na mahanap ka." Pakiwari nga ni Lorenzo na kausapin sa ganitong paraan si Billy baka sakaling pumayag na i-report nga sa pulis ang kanyang lola Pura at lolo Bert. "Hindi po mahihirapan si Nanay Maria na hanapin ako dahil sinabi sa kanya noong huli kaming nag-usap na doon ako sa parke naglalaro buong maghapon at alam kong doon pupunta si Nanay kapag wala ako sa bahay." Paliwanag nga ni Billy kay Lorenzo. Sa kabila ng kamusmasan at kainusentahan ni Billy, nakikinita nga ni Lorenzo na may paninindigan nga ang bata sa pinaniniwalaan itong tama. Kaya mas lalo pang tumindi ang nais ni Lorenzo na alagaan si Billy habang naghihintay ito sa pag-uwi ng kanyang ina. Hindi na iniisip ni Lorenzo ang posibleng komplikasyon sa kanyang naging desisyon. Posibleng mahaharap siya sa asuntong kidnapping dahil dinala nga niya sa kanyang bahay ang menor de edad na si Billy na hindi nagpaalam sa kinalakihang guardian. "Ha? Hindi naman talaga sila guardian dahil pinabayaan naman nila si Billy. At hindi man lang hinahanap kahit hindi ito makauwi sa kanilang bahay." Usal nga ng isip ni Lorenzo habang pinagmamasdan ang nakatulog na nga na si Billy sa kanyang sasakyan. Dahan-dahang ginising ni Lorenzo si Billy habang huminto na nga ang sasakyan sa harap mismo ng kanyang bahay. Napakamot pa nga sa kanyang mga mata si Billy nang ilang beses dahil hindi siya makapaniwala na ganito kalaki ang bahay na bubulaga sa kanya. Mas lalo pa nga itong namangha nang sinalubong sila ng apat na nakauniforming kasambahay at magiliw silang binati ng mga to. Sa palagay ni Billy, alam na nga ng mga ito na darating sila dahil kaagad na lumapit ang isang kasambahay sa kanya at inanyayahan nga siyang maglinis ng katawan. Nakahanda na nga rin daw ang pagkain para sa kanya. "Wow! Ang ganda naman ito!" Kaagad na wika ni Billy habang papasok sa isang kwarto. "Ito ang magiging kwarto mo at ako ang mag-aalaga sa'yo. Lahat ng gusto mo ay sasabihin mo lang sa akin. Ako nang bahala." Wika nga ni Yaya Venus. "Malaki na po ako, ate, at hindi ko na po kailangan ng mag-aalaga sa akin." Wika nga ni Billy na may konting pagpoprotesta sa narinig mula sa kausap. "Hindi po pwede ang gusto mo dahil kinuha ko ni Sir Lorenzo na magtrabaho dito para alagaan ka." Kagad namang paliwanag nito kay Billy. Hindi na nga lamang umimik si Billy habang inaayos ang sarili na siya namang pagpasok ni Lorenzo.
Aba, ang pogi mo pala. Kagad na wika nga ni Lorenzo at ngumiti naman si Billy. May kakaibang damdamin ang sumundot sa puso ni Lorenzo nang makitang malinis, maayos ang suot at mabango na nga si Billy. Parang bigla siyang naging ama sa bata kaya nayakap niya ito ng buong higpit. Alam ni Lorenzo kung ano ang naglalaro sa kanyang puso't isipan. Kung hindi sana niya tinalikuran ng buntis na nobya noon, di sana'y mayroon na nga siyang anak na kasing laki at kasing edad ni Billy. Kagad niyang inanyayahan si Billy na lumabas ng kwarto dahil nakahanda na nga ang pagkain. Kitang-kita ni Lorenzo sa mukha ng batang kasiyahan sa buong paligid. Sir Lorenzo, salamat po sa pagpapatira mo sa akin dito ah. Napakalaki po ng bahay mo. Kagad nga nasambit ni Billy habang nakahawak pa nga sa kamay ni Lorenzo patungong kusina. Biglang huminto si Lorenzo sa paglalakad at kaagad nga na hinarap si Billy habang nakatikluhod ito upang mapantayan ang nakatayong bata. Billy, huwag mo na akong tawaging sir. Mula ngayon, daddy nang itatawag mo sa akin dahil parang anak na ang turing ko sa'yo. Paliwanag nga ni Lorenzo kay Billy. Talaga po? Daddy na po ang itatawag ko sa'yo? May tatay na po ako! Masayang wika nga ni Billy at napapatalon pa nga ito sa tuwa dahil naabot na nga nito ang isang pangarap na magkaroon ng tatay. Habang si Lorenzo naman ay labis na natutuwa dahil napasaya nito ang bata. O siya, tama na yung patalon-talon mo at kakain na tayo. Kagad namang wika ni Lorenzo at muling hinawakan ng kamay ni Billy. Masaya lang po talaga ako kasi minsan po tinanong ko si nanay kung nasan na si tatay. Ang sabi lang po niya ay hindi ko na daw po hahanapin si tatay dahil nalunod na raw po sa sabaw ng noodles. Malungkot nga na wika ni Billy, subalit natawa si Lorenzo sa huling sinabi nito. Ilang sandali pa ay muling umiti si Billy at mahigpit pang pinaalalahanan si Lorenzo na hindi masyadong magkakain ng noodles dahil baka malunod daw sa sabaw nito na nagpatawa pang lalo kay Lorenzo. Hindi na nga mawari ni Billy kung bakit tawang-tawa si Lorenzo sa sinabi nito. Di ba totoo naman po na maraming sabaw ang noodles? Inosenteng tanong ni Billy dahil nagtataka na nga ito sa hindi mapigil na tawa ni Lorenzo. Oo naman, maraming sabaw talaga ang noodles. Kaagad namang sagot ni Lorenzo na nakatawa pa rin. Kaya nga hindi ako masyadong nagsasabaw eh, dahil takot din po akong malunod. Dagdag wika pa nga ng inosenteng si Billy na dumurog pa nga sa puso ni Lorenzo dahil sa taglay na kamusmusan nito. Halos mag-iisang buwan na nga si Billy sa mansyon ni Lorenzo at wala pa rin naghahanap dito. Minsan nang inanyayahan ni Lorenzo si Billy na pasyalan ng lugar kung saan siya lumaki. Subalit umayaw nga si Billy at mas pinili na nga lamang itong mamasyal sa park kung saan sila unang nagkita at nagkakilala ng binata. Nasihan si Lorenzo sa presensya ni Billy sa buhay niya kapag pinaaral niya ito sa homeschool program. May taglay na talino kasi ang bata, kaya madali nitong natutunan ang pagbasa ng baybayin at pagbilang. Namuhay ng marangya si Billy, kagaya ng inaasahan dahil multi-billionaire ang kumupkop sa kanya na itinuring nga siya bilang isang anak. Habang si Lorenzo naman ay damang-dama ang pagiging ama kay Billy na bumuo ng isang missing piece sa kanyang puso. Ngunit hindi lahat ay perpekto kay Billy at Lorenzo dahil kontra ang mga magulang ng binata sa ideyang pagpapatira sa batang si Billy sa mansyon ng anak. Naniniwala ang mga to na pakawala lamang si Billy ng mga sindikato upang maperahan si Lorenzo o di kaya gawa ng problema ang kanilang pamilya. Lorenzo, makinig ka naman sa amin ng papa mo. Baka pagsisihan mo ang pagpapatira sa batang yan dito sa pamamahay mo. Wika nga ni Doña Corazon na may bahid ng takot sa posibleng mangyari sa hinaharap. Ma, alam ko ang ginagawa ko at alam ko rin ang consequences nito. But please, maawa tayo sa bata dahil wala na siyang mapuntahan. Paliwanag naman ni Lorenzo. Oo, nandyan na ako. Sa awa, pero hindi ka nagpaalam sa magulang ng bata. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? At hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Paliwanag naman ang Donya. Opo ma, naintindihan ko po. Bigyan niyo ako ng panahon para makapag-isip at saka may kinausap na rin naman akong mga abogado. Tugon ni Lorenzo sa nag-aalalang ina.
Aaminin ko sa iyo, Lorenzo. Magaan ang loob ko sa batang yan. At napamahal na rin siya sa akin. Dahil maghiliw at sadyang may kabaitan na parang ikaw nung maliit pa. Pero ang problema, hindi siya sa atin. Nalulungkot nga na wika ng ina ni Lorenzo habang pareho silang nakatitig sa direksyon kung saan nag-aaral na bumasa si Billy kasama ang kanyang guro. Parang gustong maniwala ang isip ni Lorenzo sa mga sinabi ng kanyang ina na may dalang problema itong batang si Billy sa kanya sa hinaharap. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang maipaintindi sa batang sitwasyon. Minsan ding naisip nito kung saang pasilidad at ahensya ng gobyerno dadalhin si Billy upang hindi na nga ito babalik pa sa park. Ngunit nalulungkot at nasasaktan na ang puso ni Lorenzo kahit nasa isip pa lang niya ang mga posibleng gagawin. Hindi na nga niya kayang mawala pa sa kanyang paningin ng bata dahil napamahal na nga siya dito. Dahan-dahang nilapitan ni Lorenzo si Billy at bahagyang ginulo ang buhok ng bata kaya napatingin ito sa kanya. Nakakaupos ng puso ang mga tingin ni Billy sa kanya kaya niyakap niya ito. Daddy Lorenzo, bakit po parang ang lungkot po ninyo? Kaagad na tanong ni Billy kay Lorenzo habang nakatingin ito sa kanyang mga mata. Hindi ako malungkot, Billy. Iniisip ko lang na darating ang araw na kukunin ka ng nanay mo sa akin at muli na naman akong mag-isa dito sa bahay ko. Tugon naman ni Lorenzo sa tanong ni Billy. Bahagyang nagsinungaling si Lorenzo sa bata dahil ang totoo ay maigi niyang tinimbang ang sinabi ng kanyang ina. At ang kanyang maramdaman sakaling mawala sa kanyang piling si Billy na napamahal na nga sa kanya. Tahimik lamang si Lorenzo. Nang tinabihan ito, sa pagkahaw po si Billy, naaliw na aliw naman sa kanyang mga ginagawang drawings. Huwag kang mag-alala, Daddy, dahil sasabihin ko kay Nanay pag-uwi niya na dito na kami titira para may kasama ka. Inosente ang pahayag ni Billy habang nagpapatuloy ito sa kanyang ginagawang drawing. Talaga? Sasabihin mo yan sa nanay mo? Kaagad namang tanong ni Lorenzo na ano may isa ring bata na nakikipag-usap kay Billy. Opo, sasabihin ko yan kay nanay kasi hindi ko rin gusto na malulungkot ka dito eh. Kaagad namang sagot ni Billy na nakatayo na nga sa harapan ni Lorenzo at niyakap ito. Habang yakap na nga rin ni Lorenzo si Billy ay mas lalong bumibigat ang timbang ng kanyang puso at mas pinakinggan na nga niya ito. Nabuo na ang desisyon ni Lorenzo na mananatili sa kanyang bahay si Billy, pati na sa kanyang buhay. Sa mga oras na yon ay nag-uusap rin si Malia at ang kanyang tiyahin sa telepono. Kagaya ng dati ay pakunway tinatawag nito si Billy para kausapin ang ina. Ngunit sadyang may katigasan daw ang ulo ng bata, kaya natagalan pa bago ito makalapit sa telepono. Lumapit nga ang kinakasama ni Pura at kaagad na kinuha ang hawak nitong auditibo ng telepono. Muli na naman itong nagboses bata na pagkunway siya si Billy at kinakausap ang ina. Habot tenga ang ngiti ni Pura habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Ngunit bigla itong kinabahan. Billy anak, may sorpresa ako sa iyo. Masayang wika ni Malia. Talaga po nanay, ano po yun? Sagot naman sa nagbabalat kayong si Billy na kinakasama pala ni Pura. Mapagpanggap. Sagot naman ni Malia sa kanya, sa susunod na buwan ay uuwi na ako. Magkakasama na tayo anak. Kaagad na tugon ni Malia na nagpalaki sa mata ng kausap dahil sa pagkabigla. At nakalimutan itong nagbabalat kayo pala siyang bilang si Billy. Ha? Bakit ka uuwi, Malia? Di ba sabi mo kailangan mo ng pera para ipangtustos mo sa anak mo? Kami nang bahala kay Billy dito. Kaagad na tanong nito sa normal na boses. Oh, Uncle Bert, nandiyan po pala kayo? Opo, sa susunod na buwan po, pumayag na po ang employer ko. Sagot naman ni Malia, subalit may pagtataka sa isip niya dahil biglang nawala si Billy. Si Billy po, asan? Gusto ko po siyang kausapin. Kaagad na hinanap ni Malia si Billy. Si Billy ba? Ayun, tumakbo na, nakipaglaro na naman sa mga kaibigan niya. Kaagad na sagot na nga lamang sa kanya ni Uncle Bert at kaagad naman itong nagpaalam sa kanilang pag-uusap dahil sa pagkabigla na malapit nang uuwi si Malia sa Pilipinas. Pagkatapos ng pag-uusap na yon
ay hindi na nga mawari ni Napura at Bert ang gagawin dahil wala talaga silang alam kung nasaan na nga si Billy dahil halos magdadalawang buwan na nga itong hindi umuwi sa kanilang bahay. Nagsimula na ang pagtatalo ng dalawa kung saan hahanapin ang bata at sino sa kanila ang maghahanap dito. Nagsisihan pa nga ang dalawa. Magdadalawang linggo na ang paghahanap nila kay Billy ngunit hindi nila ito nakita. Dahil sa takot na malaman ni Malia ang ginawa nila sa bata, naisipan na nga lamang ni Napura at Bert na umalis sa kanilang tinitirahan at tutungo na nga lamang sa probinsya. Ito ang tanging naisip nilang paraan upang makaiwas sa posibleng galit na si Malia. Maraming kwento ang binuo nila sa kanilang isipan upang palabasin na nawala si Billy sa kanilang biyahe pabalik mula sa probinsya. Itutuon nila ang kanilang drama sa araw mismo ng pagdating ni Malia. Maagang nagising si Pura at Bert upang kompletuhin ang detalye sa gagawing kwento ng pagkawala ni Billy. Maigi nilang pinag-usapan ang bawat salita at eksena sa pagdating ni Malia. Tunay nga na artistahin ang dalawa dahil ine-ensayo pa nga ng mga to ang kanilang pagiging balisa, kuno, pag-aalala at pag-iyak. Halos araw-araw ay binibilang ng mga to ang mga oras hanggang sa pagdating ni Malia. Roberto, galingan mo ang aktingan ha upang hindi tayo mabuking. Kailangan maniwalang pamangkin kong hilaw na nawala ang kanyang anak. Paalala nga ni Pura sa kanyang kinakasama. Ikaw rin, galingan mo at nung hindi tayo makalaboso. Sagot naman ni Bert sa paalala ni Pura. Tumating na nga si Malia matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi na ito tumawag sa kanyang Auntie Pura dahil gusto niyang sorpresahin ito pati na nga si Billy. Excited na nga siya. Kaagad na tumawag ng taxi si Malia at dumiretso na nga sa bahay ng kanyang tiyahin. Habang pinabaybay ng taxing sinasakyan, ang papasok na daan ay patingin-tingin nito sa paligid ng kalsada. Lalo na kung may mga naglalarong bata. Nagbabaka sakali si Malia na naroon nakipaglaro ang kanyang anak na si Billy. Pumarada ang taxi sa harap ng bahay ngunit hindi ito kaagad bumaba ng sasakyan. Si Malia, dahil humugot pa nga ito ng malalim na hininga bago kumilos. Susurpresahin na nga niyang anak na alam niyang hindi siya kilala nito. Akmang kakatok na nga si Malia sa pintuan nang makita nitong nakalak ang malaking kandado sa harapan. Si Malia ang nasurpresa sa kanyang pagdating dahil sarado ang buong bahay ng kanyang tiyahin. May katagalan din itong naghintay habang nakaupo sa harap ng pinto pero wala ni isa ang dumating sa kanyang inaasahan. Naisipan itong magtanong-tanong sa kapitbahay at tuon na nga niya na pagtantong bumiyahe pala noong isang linggo ang kanyang Auntie Pura at Uncle Bert. Malamang kasama si Billy. Usal nga ng isip ni Malia na walang kaduda-duda sa puso niya. Kaya nagdesisyon na nga lamang itong sapilitang buksan ang bahay upang makapagpahinga. Siguro naman, hindi magagalit si na Auntie Pura pagpapasok ako dahil wala naman akong mapuntahan. Nag-aalangan man ngunit walang magawa si Malia dahil pagod na nga rin siya sa biyahe. Pagkapasok ng bahay ay kaagad na ngang bumungad sa kanya ang mga laruan na padala niya para kay Billy. Kaagad siyang napaluha dahil sobrang miss na nga niya ang kanyang anak. Umikot ang kanyang paningin sa buong bahay, kasabay ng biglang pagkalabog ng dibdib. May kakaiba siyang naramdaman na hindi niya maintindihan. Siguro dahil lang to sa pagod. Usal nga ng isip ni Malia habang nakatulog ito sa sofa. Umaga na nang magising ito dahil sa kumakalam na sikmura. Dali-dali itong tumungo sa kusina upang maghanap ng makakain. Habang kumakain, ay iba pa rin ang kanyang pakiramdam dala ng mabilis na pagkalabog ng kanyang dibdib. Kaya dali-dali itong naligo at naisipang lumabas upang makabili ng iba pang makakain para sa kanyang anak na si Billy. Nakabalik na nga ng bahay si Malia at nadatnan nito ang umiiyak niya tiyahin na nakaupo sa sofa. Biglang kinabahan si Malia, kaya agad na nagtanong kung anong nangyari at kaagad na hinanap si Billy. Biglang natahimik ang mag-asawa. Saglit ay nagkatinginan at maya-maya lang ay bumunghalit na nga nang iyak ang kanyang Auntie Pura at sinabing nawawala si Billy nung pauwi na nga sila mula sa probinsya. Halos sumabog ang buong mundo
ni Malia nang marinig ang sinabi ng kanyang auntie. Kagad na dinampot ang bag nito at tumawag ng sasakyan upang hanapin ang anak. Nang makitang papalayo na nga ang sinasakyang taxi ni Malia, kagad na nga ang nag-high five si Pura at Bert dahil paniwalang paniwala si Malia sa kanilang gawa-gawang kwento. Gabi na nang nakabalik sa bahay si Malia mula sa paghahanap kay Billy. Ngunit laking pagtataka lamang niya dahil nagkakainan pa habang nanonood ng telebisyon ang kanyang Auntie Pura habang paawit-awit pa ang kanyang Uncle Bert. Hindi mo lang nag-aalala ang mga to sa pagkawala ni Billy? Ganon-ganon na lang yon? Sa isip-isip nga ni Malia. Ngunit kaagad na naiba ang guhit ng mukha ni Pura at Bert nang makita si Malia. Umiiyak na nga si Malia dahil hindi nakita ang anak. At pagkunway, umiyak na nga rin si Pura upang ipakita sa pamangkin na nag-aalala din siya. Hayaan mo, Malia. Bukas hahanapin ko si Billy at baka nasa mga kaibigan lang yon. Hay nako, sadyang matigas talaga ang ulo ng anak mo. Lumalaki na walang kinakatakutan kahit sa kanyang murang edad. Wika pa nga ng kanyang Uncle Bert na pakunway na aaburido rin sa ginawang paglayas ni Billy. Habang si Pura naman ay pakunway pinapakalma si Malia upang huminto na nga sakay iyak. Huwag kang magalala, Malia. Naniniwala kong uuwi din si Billy dahil palagi na niya itong ginagawa. Nasanay na kami at hindi lang namin sinasabi sa'yo upang hindi ka magalala sa abroad. Mag-isa ka lang dun eh. Wika naman ni Pura. Nakapanipaniwala naman para kay Malia. Auntie, mamamatay ako kung may nangyaring masama sa anak ko. Sana nasa mabuting kamay siya ngayon. Wika naman ni Malia habang patuloy pa ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Hindi makatulog si Malia dahil iniisip nito kung saan na nga ang anak hanggang sa kung anong sumundot sa kanyang utak upang manumbalik ang kanilang pag-uusap ni Billy noon. Biglang napatayo si Malia at nagsimula itong magpaikot-ikot sa higaan. Dahil naalala nito ang minsang sinabi sa kanya ni Billy kung wala siya sa bahay. Nay, kung uuwi ka dito at wala ako, puntahan mo lang po ako sa park dahil doon ako naglalaro. Ito ang naalala nga ni Malia ang sinabi ni Billy sa kanya bago ito maglimang taong gulang. Kagad na nayakap ni Malia ang una ni Billy dahil may ideya na nga ito kung saan simulang hanapin ang anak bukas. Kahit isa-isahin ko ang park sa buong Manila anak ay gagawin ko makita lang kita. Usal nga ng isip ni Malia habang nakaupo nga ito sa gilid ng kama at inaayos na nga ang mga plano sa utak nito. Maagang nagising si Malia at hindi na nga hinintay pa na magising ang kanyang Auntie Pura at Uncle Bert. Umalis na nga ito dala ang pag-asang makita ng anak. Umarkila na nga ito ng sasakyan upang suyurin ang mga parks sa buong Manila. Nagumpisa ito sa pinakamalapit na park hanggang sa pinakamalayo. At binabalik-balikan ng mga to hanggang buong maghapon. Muling nabigo si Malia sa kabila ng pabalik-balik nito. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi ito nawala ng pag-asa. Pinakiusapan nga ni Malia ang driver ng inarkilang sasakyan. Nabalikan siya kinabukasan para sa muling paghahanap. Nagpaiwan si Malia sa isang park at doon na lamang hinintay. Ang gabi, nakita siya ng gwardiya kaya lumapit ito sa kanya at kinausap. Ma'am, magandang gabi po. Ipagpaumanhin po ninyo dahil kailangan ko na pong magsarado ng gate sa park maya-maya lang ng konti ya. May hinihintay po ba kayo? Wika ng gwardiya kay Malia. Opo, mamang garde. Nagbabakasakali lang po ako, baka nagawi ang anak ko dito. Habang nagsasalita ay ipinakita nga ni Malia ang larawan ni Billy sa gwardiya. Ay nako, opo ma'am. Lagi tong batang to dito sa park. Dito na nga yan natutulog eh. Shoeshine boy po yan dito, ma'am. Maraming nagpapalinis ng sapatos dyan kasi magaling ang bata, matalino at nakakaaliw. Kagad natugon ng gwardiya na ikinabigla naman ni Malia. Ano ka mo, Kuya Guard? Shoeshine boy? Ibig bang sabihin nagtatrabaho ang anak ko? Sa murang edad? Kagad natanong ni Malia. Halos pinagsaklo ba ng langit at lupa ang buong pagkatao nito nang marinig ang mga sinabi ng gwardiya patungkol kay Billy. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Ngayon na himay-himay na nga
At tila na pagtagpi-tagpi na nga ni Malia ang mga pangyayari. Kung mahigit isang buwan nang namamalagi sa park si Billy, ibig sabihin na hindi si Billy ang nakakausap ko sa telepono. Mahinang usal ni Malia sa sarili. Matagal nang nagdududa ang puso ni Malia, pero hindi niya ito binigyang puwang sa kanyang isipan dahil nakakausap naman niya ang akalang si Billy. Mga hayop sila, pagbabayaran nila kung ano man ang mangyayari na masama sa anak ko. Ang paggalala nga ni Malia sa anak na si Billy ay nahaluan na ngayon ng puot at galit para sa kanyang Auntie Pura at Uncle Bert na pinagkatiwalaan niya. Ngunit napagpasyahan nga ni Malia na huwag munang ipaalam sa kanyang tiyahe ng nadiskubring katotohanan upang makalikom nga siya ng mga ebidensya at ipakukulong nga niyang mga to. Pagkatapos niyang pagkatiwalaan at tulungan, ganto pang igaganti nila. Ma'am, bumalik na lang kayo dito bukas, baka sakaling babalik na ang gwardyang pinagbili na ni sir ng numero at ng telepono. Nandun po sa kanya si Billy. Huwag na po kayong mag-alala. Pagkarinig ni Malia sa sinabi ng gwardya ay muli itong nabuhayan ng pag-asa na makitang anak. Pero hindi pa rin matanggal ang pag-aalala kung nasa mabait na poder ba ang kanyang anak o kung okay pa ba ang kalagayan nito. Lumuwag naman ang bahagyan kanyang nagsusumikip na dibdib dahil mas malakas ang kutob niyang may kumukup kay Billy dahil kung hindi naman mag-iiwan iyon ang numero. Umuwi na nga si Malia na dala ang panalangin na sa mabuting kamay si Billy. Napaluha ito habang iniisip ang labis na kahirapang dinanas ang anak sa kabila ng walang paltos na kada buwang padala para matustusan ang pangangailangan nito. Nangkarating na nga sa bahay si Malia at gaya ng dati ay masayang kumakain habang nanonood ng telebisyon ng kanyang tiyahin at ang kinakasama nito. Walang imik at tinitigan lamang sila ni Malia bago ito pumasok sa tulugan ni Billy. Humugot ng malalim na hininga si Malia upang kontrolin ang sarili dahil hindi pa panahon na malaman ng kanyang tiyahin na alam na nga niyang totoo. Kagad itong nagtulog-tulugan ng maramdamang pumasok sa kwarto ang kanyang tiyahin. Ayaw pa niyang kausapin ang kanyang tiyahin dahil baka masaktan niya ito at kung hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto nang sumabog ni Malia sa mga oras na yun ngunit pigil na pigil siya sa kanyang sarili dahil madadagdagan ang kanyang problema. Ang focus niya ngayon ay makita muna ang anak sa mas madaling panahon upang malaman ang buong katotohanan at pagbabayarin niya ang mga taong nagpahirap sa kanya ng labis sa kabila ng murang edad nito. Mga walang iya kayo, pinahirapan niyo ng gusto ang anak ko, kaya naglayas, magbabayad kayo. Usal nga ng isip ni Malia habang nangangalit ang mga bagang nito. Tahimik na umiiyak si Malia habang yakap ang una ni Billy hanggang sa makatulugan niya ito. Madaling araw pa lang ay gising na nga si Malia. Inihanda na nga nito ang mga dadalhin upang balikan ang park na huling pinuntahan kagabi. Eksaktong alas 5 ay bumaba na nga ito ng bahay at hindi na nga hinintay pa na gumising ang kanyang Auntie Pura. Binabaybay na nga nito ang daan patungong park, subalit bigla itong nakiusap sa driver ng inarkilang sasakyan na dumaan muna siya sa simbahan. Papaliko na nga sana ang sasakyan sa direksyong tutumbukin nga ng driver patungong simbahan nang may biglang kumalabog dahilan upang huminto ito. Nakita ng dalawang mata ni Malia ang nakahandusay na bata sa gitna ng daan. Napasigaw si Malia sa nasaksihan habang takip ng dalawang kamay ang kanyang bibig. Hindi ito makagalaw at nanginginig na nga ang buong katawan. Isang babaeng nakauniforme ang nakita nitong tumakbo papalapit sa nakahandusay na bata. Kaagad na kinarga ito at sinakay sa kotseng puti at pinaharurot ang takbo nito. "Dali, sundan mo ang sasakyan!" utos nga ni Malia sa driver. Naabutan ni Malia ang yaya ng bata na umiiyak habang nakaupo malapit sa emergency room ng ospital. "Miss, sorry, hindi po sinasadya ng driver ang nangyari. Ako po ang nakasakay sa sasakyang nakabundol sa kanya." Kagad nga nawika ni Malia habang pinapakalma ang yaya. "Hindi ko po alam kung paano sasabihin to kay sir. Nasa convention po kasi siya ngayon sa Taiwan." Wika naman ang nag-aalalang yaya. "Sige po, miss. Ako na munang bahala sa gastusin dito sa ospital.
magdasal tayo na maging ligtas ang bata. Kaagad na tugon ni Malia. Matapos mag-usap ni Malia at ng yaya, kaagad itong tumayo upang silipin sana ang kalagayan ng bata. Ngunit dumating ang mga pulis para sa imbestigasyon. Maayos na nasagot ni Malia ang pangyayari at kaagad namang inimbitahan sa presinto ng mga pulis ang driver na inarke lang sa sasakyan ni Malia. Susunod ako doon na ayusin natin ang problemang to. Kaagad na wika ni Malia sa driver. Ma'am, sorry talaga. Nadagdagan pa ang inyong problema. Tugon naman ang driver habang nakaguhit sa mukha nito ang labis na pag-alala. Bumuntong hininga si Malia. Dahil ang totoo ay hindi na nga niya alam sa ngayon kung alin problema ang uunahin. Halos sasabog na ang kanyang dibdib sa bigat ng kanyang dinadala. Nagpalakad-lakad na nga lamang si Malia sa pasilyo ng ospital hanggang makarating nga ito sa kapilya. Pumasok na nga si Malia, napasa ng bigat sa kanyang mga balikat. Bigla na lamang itong napaluhod at nagsimula ng umiyak dahil hindi na nga niya alam kung alin sa mga problema niya ang unahing ihingi ng solusyon sa Diyos. Diyos ko, kung parusa po ito, please, tama na po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kayo na pong bahala sa lahat. Alam niyo po kung ano ang laman ng aking puso. Huwag mo pong pababayaan ang aking anak na si Billy. At iligtas mo po ang batang nabundol namin. Patawarin mo po ako kung may galit ngayon sa aking dibdib. Kayo na pong bahala sa lahat. Dalangin ito ng puso ni Malia habang walang tigil nga na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Saglit lamang tumayo na nga si Malia at aalis muna ng ospital upang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak na si Billy. Dumaan muna ito sa yaya ng bata na kanina na nag-aabang sa ER upang magpaalam. Bahagya itong sumilip sa batang nabundol at awang-awa ito sa sinapit. Wala pa rin malay ang bata at patuloy pang inasikaso ng doktor. Palakad-lakad lang si Malia at hindi alam kung saan pupunta, ngunit dinala siya ng kanyang mga paa sa park kung saan na malagi si Billy. Umupo ito sa isang lilim ng kahoy na animoy pagod na pagod at hindi alam kung ano ang unang iisipin. Nakatingin ito sa malayo na wala namang tinitignan. Nagsasalita na wala namang nakikinig. Halos masiraan na nga ng bait si Malia dahil sa nagkapatong-patong na ang problema. Minsan niyang naisip sa mga oras na yon ang ama ni Billy. Kung sana hindi niya kami iniwan. Hindi namin ito mararanasan ang anak ko. Hindi ko siya iiwan ng ilang taon sa tiyahin ko. Kung sana magkasama kami. Usal nga ni Malia habang may mga luha na namang nagbabadyang babagsak mula sa kanyang mga mata. Dama na nga ni Malia ang sobrang pagod ng kanyang utak pati na ang kanyang puso kaya mas pinili na nga lamang nito ang sumandal sa upuang semento sa lilim ng punong kahoy at bahagyang ipinikit ang mga mata. Dahil sa matinding pagod ay madali itong nakatulog. Makaraan ng halos kalahating oras ay ginising ito ng guardian ng park. Ma'am, paumanhin po at ginising ko po kayo ah. Kaagad ng wika ng guardia. Sorry ma'am ang guard, nakaidli po ako. Tugon naman ni Malia habang inaayos ang sarili. Ma'am, sinabi na po ng kasama ko kung ano po ang pakay mo dito sa park. Ako nga po yung guardia noong dinala ni sir sa bahay niya ang shoe shine boy namin dito. Paliwanag ng guardia. Sa pagkarinig ng sinabi ng kausap, hindi na nga halos magkanda o gaga si Malia kung ano ang pagkasunod-sunod sa sasabihin dahil excited na nga itong makitang anak. Excited niya itong mapuntahan. Kinuha nito sa bagang larawan ni Billy at ipinakita sa gwardiya upang masiguro kung si Billy ang tinutukoy nitong shoe shine boy sa park. Opo ma'am, sigurado po ako na siya po to. Ito ang number ni sir na tawagan po ninyo. Siguradong wika nga ng gwardiya. Kagad na kinuha nga ni Malia ang papel na hawak ng gwardiya at napaiyak pa nga itong nagpasalamat. Muling umupo si Malia at inumpisang pindutin ang numero sa telepono ngunit operator ang sumasagot na out of coverage area. Halos 10 beses na pabalik-balik ang tawag ni Malia ngunit laging out of coverage ang sagot. Hindi nawala ng pag-asa ang babae na makausap ang may-ari ng numero na sinamahan ng kanyang anak na si Billy. Halos mapudpud na nga ang mga daliri nito sa kakapindot ng kanyang telepono. Ngunit operator lang ng network ang sumasagot. Maya-maya lang muli kong tatawagan ng numerong to.
Usal ng isip ni Malia at nagpaalam na nga ito sa gwardya. Dahan-dahang humakbang si Malia palabas ng park. Iniisip nito kung ano ang susunod na gagawin. Sa ngayon ay wala pa nga siyang mapapala sa numero ng telepono. Nahawak kaya naisipan na nga nitong bumalik na nga lamang sa ospital kung saan nakakonfine ang nabundol na bata na hindi pa nga niya masyadong naaninag ang itsura. Laking gulat na nga lamang niya nang makita sa dikalayuan ng kanyang Auntie Pura at Uncle Bert. Malinaw pa ang kanyang paningin kaya hindi siya nagkakamali. Teka, ano kayang ginagawa ng mga to dito sa ospital? Usal ng isip ni Malia. Minamatsyagan lamang ni Malia ang bawat kilos ng dalawa na animoy alalang-alala at naghahanap ng pwedeng makausap. Walang planong magpakita si Malia sa kanila kaya sinusundan na nga lamang niya ang mga to. Nakita nitong nakaupo ang dalawa malapit sa harap ng operating room na doon din sana ang tumbok niyang puntahan. Medyo kinabahan si Malia kaya hindi ito nakatiis. At unang nilapitan nga ang kanyang Auntie Pura na nabigla pa nga nang makita siya. Auntie, ano pong ginagawa niyo rito? Kaagad na tanong ni Malia. Halatang halata nito na parang natataranta na nga. Sa pagsagot ang kanyang tiyahin, ganun din ang kanyang Uncle Bert. May ilang minuto pang nakayutko at umiyak nga si Pura. At hindi halos masabi kay Malia ang gusto nitong sabihin. Kitang-kita ni Malia ang pagtalikod at dali-daling paghakbang papalayo ng kanyang Uncle Bert habang kinakamot ang batok nito. Balisang-balisa ang dalawa kaya kinakabahan na nga si Malia. Halos luluwa na nga ang kanyang mga mata sa katatanong sa kanyang Auntie Pura, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Hinila ni Malia sa isang tabi si Pura at kaagad na pinuupo at mahinahong kinausap. Auntie, ano ba ang nangyari? Bakit kayo nandito sa ospital? Sinong na-ospital? Kalmadong tanong ni Malia sa tiyahing walang tigil sa pag-iyak. Auntie, ano ba? Sagutin mo naman po ako. Nakakahiya na dito sa mga tao. Medyo nairita na ang boses ni Malia dahil wala siyang nakuhang sagot sa kanyang tiyahin. Tumahimik na lamang si Malia at humugot ng malalim na hininga. Sige, kung hindi ka pa makakapagsalita, Auntie, naiintindihan kita. Doon lang ako uupo dahil may pasyente din akong hinihintay na makalabas sa operating room. Mahinahong wika ni Malia. Muli namang ikinagulat ng kanyang tiyahin. Pasyente? Sinong pasyente, Malia? Kagad nga natanong ni Pura habang hawak ang balikat ni Malia. Yung bata po na nabundol namin kaninang umaga malapit sa simbahan. Kaswal na sagot ni Malia na lalo pang ikinagulat ng kanyang Auntie Pura. Gulong-gulo na nga si Malia sa mga ipinapakitang reaksyon ng kanyang tiyahin kaya napahawak si Malia sa braso ng kanyang Auntie Pura ng buong higpit at muling pinaupo ito. Nagsisimula nang umiyak si Pura nang lumabas ang doktor mula sa operating room. Sabay, tumayo na nga si Malia at Pura upang salubungin ng doktor. Dok, kamusta na po ang pasyente? Parehong tanong ni Malia at Pura sa doktor. Kaano-ano po ba kayo ng bata? Tanong naman ang doktor sa kanilang dalawa habang ang yaya ay nasa likuran lamang nila. Ako po yung sakay ng taxi ng mabundol namin ang bata, Dok. At ito po yung yaya ng bata. Sabay turo nga sa yaya na kanina pa kinakabahan. Tango lamang ng bahagya ang tugon ng doktor at ibinaling naman ang tanong kay Auntie Pura. Ikaw po, Mrs. Kaano-ano po ninyo ang bata? Tanong naman ng doktor. Apo ko po, Dok. Maikling sagot ni Pura habang nakayuko at kinukusot-kusot pa nga ang mga daliri nito. Halos sasabog ang ulo ni Malia nang marinig ang sinabi ng kanyang Auntie Pura. Dahil sa pagkakaalam niya, ay wala itong ibang itinuturing na apo maliban sa kanyang anak na si Billy. Auntie, sagutin mo ako ng malinaw. Wala ka namang ibang apo kundi si Billy lang, hindi ba? Tanong ni Malia habang mahigpit na hinawakan ng braso ng tiyahin na halos mabaon na nga ang kuko nito. Oo, Malia. Si Billy nga ang nasa operating room. Siya ang nabundol ninyo kaninang umaga, malapit sa simbahan. Nakita namin sa balita sa telebisyon kanina. Kaya pumunta kami kaagad dito. Paliwanag nga ni Auntie Pura nang biglang dumilim nga ang paningin ni Malia. Kaya agad niyang naitulak ang tiyahin. Hindi pa tapos ang usapang to, Auntie Pura. Magdasal ka na lang.
na sana maging maayos si Billy dahil kung hindi, mararamdaman mo ang galit ko dahil alam ko na ang totoo kung ano ang ginawa ninyo sa anak ko habang wala ko. Tuluyan na ngang bumigay ang pinipigilan na silakbo ng damdamin ni Malia. Tinapunan niya ng matalim na tingin ang tiyahin bago ito tinalikuran at muling hinarap ang doktor na umasikaso sa bata. I'm so sorry to hear. Sa mga problema, Mrs. Pasalamat tayo na ligtas na ang bata at kailangan lang niyang mailipat sa recovery room at doon na lang natin siya hintayin na magising. Paliwanag ng doktor kay Malia. Nabuhaya ng pag-asa si Malia na makasama ang anak matapos ang mahabang paliwanag ng doktor. Kaagad na nayakap nito ang yaya ni Billy na kanina pabalis ang balisa. Ikaw pala ang mama Malia ni Billy. Ma'am, lagi ka po niyang binabanggit sa amin. Wika ng yaya niya. Habang kayakap si Malia, nagsimula nang mag-iyakan ang dalawa dahil sa galak na nakaligtas na nga sa kapahamakan si Billy. Oo, ako si Malia pero Amalia ang totoong pangalan. Naging Malia lang ang tawag nila sa akin noong nagsimulang magsalita si Billy. Malia ang unang lumabas sa kanyang bibig. Siguro, hindi niya masabi ang Amalia. Bahagyang nakangiti nga na kwento ni Malia. Sayaya at napangiti nga ito ng bahagya. Ang swerte po ninyo kay Billy dahil mabait siyang bata. Wika naman ang yaya habang nagpapahid nga ito ng kanyang mga luha. Ibig sabihin ba nito, naamo mo ang kumukup sa anak ko? Kaagad na tanong ni Malia. Opo ma'am, nasa convention po kasi si Sir eh. Sagot nga ni yaya. Saglit lamang ay nagpaalam na nga ang yaya kay Malia na umuwi upang kumuha ng ilang gamit ni Billy sa mansyon at mga pagkain na rin. Habang si Malia naman ay naghihintay kay Billy na mailipat nga ito sa recovery room. Napatingin sa paligid si Malia at hindi na nga nito nakita ang kanyang Auntie Pura at Uncle Bert. Muling binayo na ang puot ang puso ni Malia. Nagtatangis ang isipan nito na pagbayari ng mga taong nagpahirap ng husto sa kanyang anak. Mga ilang sandali lamang ay napatayo si Malia sa kinauupuan nang makitang papalabas na nga si Billy mula sa operating room. Hindi naman sinasadya ngunit kusang tumutulo ang mga luha ni Malia dahil sa pinaghalo-halong damdamin sa kanyang puso. Nakaupo si Malia sa tabi nang wala pang malay na si Billy habang hinahaplos nito ang buhok at pisngi ng bata. Billy anak, patawarin mo si mama ha? Mula ngayon hindi na kita iiwan. Hindi ka na mawawala sa paningin ko at nandito na ako para protektahan ka. At wala nang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Usal nga ng puso ni Malia habang patuloy na hinihintay ang pagising ng anak. Akmang tatayo na nga si Malia nang may kumutok sa pinto, kaya dali-dali nitong nilapitan ang pinto at binuksan. Kaagad nga, nabumungad ang mukha ng kanyang Auntie Pura at Uncle Bert. Tiimbag ang nagsalita si Malia upang palayasin ang mato mula sa kanyang harapan. Ngunit nagsimulang nagsumamo nga si Pura, makita lang kahit saglit si Billy. Parang walang narinig si Malia sa mga sinabi ng kanyang Auntie Pura, bagamat nakaharap ay nakatingin ito sa malayo at pabalik-balik na humugot ng malalim na hininga. Hindi na nagsalita pa si Malia at naintindihan niya ni Pura at Bert, kaya kusa na nga lamang silang umalis. Kaagad na isinarado nga ni Malia ang pinto at bumalik sa pagkakaupo sa gilid ng kama ni Billy. Muling tinignan at tinaplos ang mukha ng anak ngunit laking gulat ni Malia nang magsalita si Billy kahit nakapikit ang mga mata. At halos hindi pa gumagalaw ang katawan nito. Niyakap ni Malia si Billy at paulit-ulit na hinalik-halikan nito sabay bulong sa anak. Billy anak, nandito na si mama. Hindi na kita iiwan. Wika ni Malia habang hindi mapigil ang luha sa kanyang mga mata. Muling napatayo si Malia nang may kumatok sa pinto at hinayaan na nga niya itong makapasok. Bumungad sa pinto ang yaya ni Billy na may dalang mga damit at pagkain. Ma'am, kumain na po muna kayo. Dahil mamayang hapon po ay pauwi na po si Sir mula sa Taiwan. Nabalitaan na po niya ang nangyari kay Billy. Kaagad nga na wika ng yaya ni Billy. Kaya pala hindi ko matawagan ng amo mo. Nasa labas pala ng bansa. Wika naman ni Malia. Bahagyang tumango ang yaya habang iniisa-isang nilabas mula sa paper bag ang mga dalang pagkain at masayang ipinakita kay Malia ang paboritong pagkain ni Billy. Habang si Malia naman ay panayang sulyap sa anak na may bahid ng pagsisisi kung bakit iniwan niya to. Hindi na makapaghintay pa,
Si Malia na magising na nga si Billy at makausap, kaya walang tigil na hinahaplos nito ang buhok at pisngi at braso ng anak. Saglit lamang ay nagpaalam nga si Malia sa yaya ni Billy na uuwi muna sa bahay upang magbihis at kumuha nga ng ibang gamit. Nakarating na nga ng bahay si Malia, ngunit walang nadatnan. Bukas ang pinto, ngunit walang tao sa loob. Sa isip nga ni Malia ay nagkukumahog na pumaroon sa ospital ang kanyang tiyahin nang makita sa telebisyon ang nangyari kay Billy, kaya nakalimutang isarang pinto ng bahay. Dali-daling naglinis ng katawan si Malia at nagbihis at kaagad ngang kumuha ng ilang gamit. Sakto na siguro to, hanggang sa makalabas si Billy sa ospital. Usal nga ng isip ni Malia habang isa-isang pinasok sa bagang mga kailangang damit. Kaagad itong umalis at bumalik na nga ng ospital. Nagmamadali itong naglalakad. Sa pasilyo ng ospital lang biglang nabangga nito ang isang lalaking may mga dalang pagkain. Kaagad na humingi ng dispensa si Malia at isa-isang dinampot ang natapong bitbit ng lalaki. At nang matanto na hindi na kayang dampotin ang pagkain, kaagad na tumayo si Malia at hinarap ang lalaki na kanina pa sa kanya nakatingin. "Sorry, nagmamadali lang po ako." Kaagad nga nawi ka ni Malia at dahan-dahang inangat ang mukha. Laking gulat na nga lamang ni Malia nang makita ang lalaking nakabangga. Pareho silang hindi makapagsalita dahil pareho nilang kilalang kilala ang isa't isa. Ngunit unang bumawi si Malia dahil muling pinukaw ng pangyayari ang galit sa kanyang puso na ang lalaking kaharap ang may kagagawan. Biglang tumalikod si Malia at tinapunan lang ng matalim na tingin ng babae. Muling sumiklab ang galit sa puso ni Malia dahil ang lalaking ito ang nang iwan sa kanya noong panahon na kailangan niya ng tulong. Dali-daling pumasok si Malia sa kwarto ni Billy habang humihigop ng maraming hangin. Napasandal ito sa pader ng kwarto at bahagyang ipinikit ang mga mata upang pakalmahin ang sarili dahil nasa ospital pa ang anak. Bigla nga itong napahawak sa kanyang dibdib. "Malia, dahan-dahan lang. Hindi mo kayang pagsabay-sabayin ang lahat sa isang pagkakataon. Lahat may tamang panahon." Muling paalala ni Malia sa sarili upang kontrolin ang nagpupumiglas na emosyon. Tahimik na humakbang si Malia palapit sa higaan ni Billy. Tulog pa rin to. Halos madurog ang puso ni Malia sa bawat tingin niya kay Billy dahil naiisip niya ang mga pasakit na pinagdaanan nito sa kamay ng kanyang tiyahin. Titig na titig si Malia kay Billy at nakita nito ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng bata. "Nurse! Nurse, gising na ang anak ko!" Kaagad na napasigaw si Malia na siya namang dahan-dahang pagbukas ng mga mata ni Billy. Umikot ang paningin ni Billy sa paligid at dahan-dahang bumabalik na ang ulirat nito. Si Malia naman ay walang tigil sa pagluha habang pabalik-balik na sambit ang pangalan ng anak. "Nay! Nandito ka na! Totoo po ba to?" "Hindi po ako nananaginip lang. Kilala ko po ang boses niyo eh." Kaagad na wika ni Billy na hindi makapaniwala sa nakita. "Oo anak, totoo to na nandito na ako at hindi na tayo magkakahiwalay pa." Kaagad na niyakap nga ni Malia ang anak. Alam ni Malia na may dumating dahil dinig nito ang boses ng yaya ni Billy. Sigurado sa isip ni Malia na ang amo ang kausap ng yaya dahil todo na ang paliwanag nito sa nangyari. Ngunit na natiling walang boses ang amo na marinig si Malia. May tunog ng sapatos na dahan-dahang papalapit sa higaan ni Billy. Tumayo si Malia at hinarap ang papalapit na bisita. Nabigla si Malia nang makita ang mukha ng lalaki at ganoon din ito sa kanya. Sabay pa nilang nasambit ang pangalan ng kaharap at unang nakabawi sa pagkabigla si Lorenzo. "Amalia, bakit ka nandito?" Kaagad nga natanong ni Lorenzo kay Malia. Subalit puot at pagkairita ang namutawi sa bibig ni Malia. "Obvious ba? Nandito ako dahil sa anak ko." Sagot naman ni Malia habang nakakunot ang noo nito. "Ibig sabihin anak mo si Billy?" Nauutal nga natanong ni Lorenzo dahil marami na ang naglalaro sa kanyang isipan. "Oo, anak ko si Billy. At kung may itatanong ka pa, huwag mo nang itanong dahil wala kang makukuhang sagot." Iritableng sagot ni Malia. Dama ni Lorenzo na hindi siya gustong makita o makausap ni Malia sa mga oras na yun dahil alam niya sa sarili na malaki ang kasalanan niya sa ina ni Billy.
Nakadama na nga rin ito ng hiya kaya't saglit lamang niyang nilapitan si Billy at hinalikan. Kaagad namang lumabas ng kwarto si Lorenzo habang nakasunod sa kanya si Aya Venus. Takang-taka si Aya Venus sa nasaksihan. Ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong sa amo, subalit malinaw niyang naiintindihan na dating magkakilala ang among si Lorenzo at si Malia na ina ni Billy. Napaupo si Lorenzo sa hilera ng upuan sa labas ng kwarto ni Billy. Pabalik-balik na kinuskos nito ang kanyang noo at halatang malalim ang iniisip. Patuloy na nagmamasid si Yaya Venus kay Lorenzo at naghihintay lamang na tawagin siya nito. Hindi nga nagkamali ang Yaya dahil tinawag siya ni Lorenzo. "Yaya, may sinabi ba sa iyo ang Yaya ni Billy?" kaagad na tanong ni Lorenzo habang hinilamos ang dalawang kamay nito sa mukha. "Wala po, sir. Tanging totoong pangalan lang po niya ang alam ko gaya ng pagtawag mo sa kanya kanina." Sagot naman ni Yaya Venus kay Lorenzo. "Wala ba siyang sinabi kung sino ang ama ni Billy?" muling tanong ni Lorenzo. "Wala po, sir eh." Payak na tugon ni Yaya Venus. Muling pumasok sa kwarto si Lorenzo at dumiretso ito kay Billy. Walang imik naman si Malia na parabang walang nakita. "Daddy, narinig ko po kanina. Nagalit na galit si nanay habang kausap ka. Nag-away po ba kayo?" kaagad na tanong ni Billy habang papalapit pa lang sa kanya si Lorenzo. "Hindi kami nag-away, Billy. Nabigla lang siguro ang nanay mo." Sagot naman ni Lorenzo. "Nanay, huwag ka na pong mabigla kung may daddy na ako, ha. Sinabihan ko na po si Daddy Lorenzo na iwasan ang sabaw ng noodles dahil baka malunod siya." Wika nga ni Billy habang namimilog ang mata. Nanagpangiti naman ang bahagya kay Malia at nagpatawag muli kay Lorenzo. Lagi namang nagpapatawa kay Lorenzo sa tuwing sinasabi ni Billy ang paniniwala tungkol sa sabaw ng noodles. "Hindi ba, Nay? Sabi mo yan noon sa akin?" Muling wika ni Billy habang nagsimulang mamula ang pisngi ng ina. Mula sa usapang yun ay humuhupa na nga ang kaba ni Lorenzo sa posibleng galit na kahaharapin niya mula kay Malia. Kahit hindi sila masyadong nag-uusap at pawang pakiramdaman lamang ang namagitan sa kanilang dalawa, ay malaya naman nilang nakakausap kahit ano si Billy. Alam nilang pareho na hindi pa nila maamin ang katotohanan ng bumuo sa pagkatao ni Billy. Patuloy na namagitan ang katahimikan kay Lorenzo at Malia habang nakatulog si Billy. Sabay silang napatingin nang may kumatok sa pintuan. Kaagad na bumungad ang mukha ng doktor na papasok upang muling tignan ang kondisyon ng pasyente. "Pagaling na ang inyong anak at pwede nyo na siyang ilabas bukas." Maikling wika nga ng doktor habang tinitignan ang iba pang record sa hawak na patient card. Muling nagkatinginan si Malia at Lorenzo dahil sa sinabi ng doktor na pwede nang ilabas ng ospital si Billy. Pareho nilang iniisip kung saan sasama at uuwi si Billy, ngunit nakikinita na nga ni Lorenzo na syempre sa kanyang inasasama si Billy. "Nay, narinig ko po ang sinabi ng doktor na pwede na akong lumabas bukas. Nay, doon po tayo uuwi sa bahay ni Daddy Lorenzo. Sinabi ko po kasi sa kanya na hindi ko po siya iiwan kahit makauwi ka na. Nag-iisa lang po kasi siya dun eh. Pwede po ba nating siyang samahan? Kawawa naman." Wika ni Billy habang palipat-lipat ang tingin nito kay Malia at Lorenzo. Wala pa rin imik si Malia dahil para itong bomba na naghihintay kung kailan sasabog. Tikom ang bibig nito at piling-pili lamang ang mga salitang binibitawan para sa anak. Alam ng isip ni Malia na punong-puno na ang kanyang puso at sa mga sandaling may kakanti nito. Ito ay sasabog ang mga oras. Habang si Lorenzo naman ay naghahanap lang ng magandang timing upang makausap. Nang masinsinan si Malia tungkol sa nakaraan at tungkol kay Billy. Ngunit laging bigo si Lorenzo na makuha ng right timing dahil sa bawat titig ni Malia sa kanya ay para itong tatagos hanggang kaluluwa. Matalimang bawat tingin nito na animo'y sinusundot ang kanyang puso sa kanyang kawalanghiyaan noon. Naintindihan niya ang galit na si Malia, ngunit labis nga niya itong pinagsisisihan. "Nay, sige na po. Pumayag ka na po. Doon tayo sa bahay ni Daddy Lorenzo uuwi."
Muli na namang pagpupumilit ni Billy upang mapatango ang kanina pa tahimik na ina. Ang bawat pangungulit ni Billy sa ina ay parang isang matamis na awit sa pandinig ni Lorenzo dahil pumapabor sa kanya ang nais mangyari ni Billy. Pag-isipan ko anak, bahagyang sagot ni Malia. Sige po nay, pero huwag mong tagalan mag-isip pa hanggang bukas ng umaga bago ko lalabas dito sa ospital. Nakangiting wika ni Billy dahil nakikinita na nga nito na magiging oo ang sagot ng kanyang ina. Ramdam ni Billy na pagbibigyan siya sa kanyang hiling dahil mahal siya ng kanyang ina. Habang si Lorenzo naman ay tahimik na nananalangin na sasang-ayon si Malia sa kagustuhan ng anak. Ano bang pinakain mo sa anak ko? At hindi ka maiwan-iwan. Biglang tanong ni Malia kay Lorenzo sa gitna ng katahimikan. Hindi kaagad nakasagot si Lorenzo, kaya si Billy na ang sumagot na nagpatawa sa kanilang lahat. Fried chicken po nay at noodles na walang sabaw. Kaagad na sagot nga ni Billy. Napatakip na naman si Lorenzo sa kanyang bibig sa nais nitong tumawa ng malakas dahil sa kwelang sagot ni Billy. Habang si Malia naman ay tumalikod upang hindi ipakita ang tawa. Billy ha, marami ka ng kalokohan. Kaagad na saway nga ni Malia sa anak. Napakunot noon naman si Billy. Totoo naman po nay eh. Fried chicken po talaga ang pinakain sa akin ni Daddy Lorenzo. At noodles na walang sabaw nung una kaming nagkakilala sa park. Buti na lang walang sabaw. Dahil kung meron, hindi ko kakainin yun. Baka malunod po ako eh. Kagad nga nasagot ni Billy sa ina. Malaki talaga ang galit mo sa sabaw ng noodles ha. Nakangiti namang wika ni Lorenzo. Opo Daddy, kasi nga dyan daw po nalunod ang tatay ko, sabi ni nanay. Inosenteng sagot ni Billy na muling sumundot sa pusa ni Lorenzo. Unti-unti nang humupa ang Cold War sa pagitan ni Mali at Lorenzo dahil sa kakulitan at kakwelahan ni Billy kasabay ng pagbuo ni Lorenzo sa kanyang mga plano kung paano simulan na kausapin ng masinsinan ang tahimik subalit parang galit na tigre na si Malia. Alam ni Lorenzo na sa isang maling hakbang lamang niya ay sasabog ang bombang hawak ng tigre at maaari pa nga nitong ikamatay. Kaya maingat si Lorenzo sa bawat galaw at pananalita na hindi makanti ang puot at galit ni Malia sa kanya. Laking pasalamat ni Lorenzo kay Billy dahil napipigilan pa nga ni Malia ang sumabog. Alam niyang ayaw ni Malia na masaktan ang damdamin ng anak. Si Billy ang laging tagapagligtas ni Lorenzo dahil sa bawat hiling nito, sa ina ay palaging nasusunod na isang malaking pabor para sa kanya. Hindi man aaminin ni Malia, alam na ni Lorenzo sa bawat detalye ng pagkataon ni Billy na siya ang ama nito. Sige na po, sabay na po kayong kumain ni Daddy para hindi ka po magutom. Paglalambing ni Billy sa kanyang ina, na alam niyang hindi siya kayang hindian nito. Mabilis na inihanda nga ni Yaya Venus ang mga dalang pagkain upang makakain na ang kanyang Sir Lorenzo at Mama Lia. Kagad na sekretong kumindat si Lorenzo kay Billy at napangiti naman ng bata dahil walang nagawa si Malia kundi pagbigyan ng hiling niya. Pinaupo na nga rin ni Lorenzo si Billy sa kanyang tabi upang sumabay na rin sa kanila habang si Yaya Venus naman ay tahimik na kumakain sa isang maliit na mesa. Nakinikilig nga sa bawat eksena na kanyang nasasaksihan sa loob lamang ng ilang araw sa ospital. Hay nako, I wasn't born yesterday para hindi maintindihan ang galawan ni Sir Lorenzo at ni Mama Lia. Usal pa nga ng isip ni Yaya Venus habang pangiting-ngiti itong sumusubo ng pagkain. Umaga na at araw na ng paglabas ni Billy sa ospital. Una nang inayos ni Lorenzo ang lahat ng bayarin at si Malia naman ay nagliligpit na ng kanilang mga gamit. Dalangin ni Malia na sana hindi maalala ni Billy ang hiling nito sa kanya kagabi dahil buo na ang plano niyang uuwi na nga sa bahay ng kanyang tiyahin at simulang ayusin ang mga ginawang problema ng mga ito sa kanyang anak. Ngunit bigo si Malia dahil muli siyang kinulit ni Billy hanggang napasagot ito ng oo. Nagpaliwanag pa rin si Lorenzo sa pwedeng mangyari kapag doon sila uuwi sa bahay ng tiyahin. Amalia, alam ko kung ano ang nasa puso at isip mo ngayon. Nakakatakot ang iyong katahimikan. Kaya please,
Kahit ngayon lang pakinggan mo si Billy. Alang-alang sa kanya. Para sa ikabubuti niya. Unang pakiusap nga ni Lorenzo kay Malia. Ngunit blankong emosyon ang pinakita nito sa kanya. Amalia, please. Hayaan mong pagtulungan natin ang paglutas ng problema. Bata pa si Billy at hindi pa niya lubos maintindihan ang lahat nang nangyari sa atin, pero kailangan niyang malaman ang totoong namagitan sa ating dalawa at kailangan malaman niya na ako ang tatay niya. Mahaba-habang paliwanag ni Lorenzo upang may paintindi kay Malia ang nais nitong mangyari. Ngunit biglang gumuhit ang galit sa mukha ni Malia. Ang kapal naman ng apog mo sa mukha. Ilang buwan mo lang naalagaan ang anak ko, parang ikaw na ang may karapatan sa kanya? Matapos mo kaming walang hiya na tinalikuran na parang basura noon? Ngayon gusto mong magpakaama sa anak ko? Puno ng emosyon ang bawat salita ni Malia. Ngunit pigil na pigil ang boses nito upang hindi marinig ni Billy. Nakaramdam na ng tensyon sa paligid si Yaya Venus. Kaya inaalo nito si Billy ng mga larong naisip niya upang hindi mapansin ang mahinang sagutan ng dalawa. Pakunway itinaas ni Yaya ang kanyang mga kamay upang mapansin siya ng dalawang nag-uumpugang bato at hindi naman siya nabigo dahil saglit ay tumahimik ang mga ito. Dali-daling isinakay nga ni Yaya Venus si Billy sa wheelchair at itinulak palabas ng kwarto. Sumenyas pa ng thumbs up bago tuluyang isinara ang pinto. Parehong hindi nakapagsalita sina Lorenzo at Malia dahil pareho nga silang nakaramdam ng parang may malamig na tubig mula sa langit ang bumuhos sa kanila. Ilang sandali pang namagitan ng katahimikan at bigla silang tumawa dahil pareho nilang iniisip ang aksyong ginawa ni Yaya Venus habang papalabas ito ng pinto, pati na nga ang pag-thumbs up na parang sinabi nito na go na, pwede na kayong maggerahan ulit. Napatakip si Malia sa kanyang bibig at bahagyang umiti. Pero pilit nitong pinipigilan ang sarili upang hindi mapansin ni Lorenzo. Habang si Lorenzo naman ay ganun din ang naramdaman na nakayoko na nga lamang na parabang binibilang pabalik-balik ang mga daliri sa paa. Bahagya din itong umiti dahil naalala din niya ang aksyon ng kanyang yaya bago ito lumabas ang pinto. Sabay na humugot ng malalim na hininga si Malia at Lorenzo at muling nagkatinginan. Walang mga salitang namutawi sa kanilang mga bibig dahil tanging puso nila ang nag-uusap. Biglang napaluha si Malia kaya nilapitan ito ni Lorenzo at niyakap ng buong higpit. Hindi na nga namalaya ng dalawa na pumasok na si Billy kasama si Yaya Venus. Daddy, bakit mo yakap ang nanay ko? Kaagad na wika ng nagtatakang si Billy. Anak, pag-uwi natin sa bahay ng Daddy Lorenzo mo, marami tayong pag-uusapan. Alam kong maiintindihan mo, anak, dahil matalino ka. Tugon ni Malia sa anak na nakatingin lamang sa kanila. Totoo yan, Nay? Payag ka na sa bahay na tayo ni Daddy Lorenzo uuwi? Parang hindi makapaniwala si Billy sa narinig mula sa ina. Oo, anak. Payak na sagot lamang ni Malia at biglang niyakap si Billy. Binabaybay na nang sasakyan ang daan patungo sa mansyon nang Lorenzo nang biglang nagsalita si Billy at hiniling sa kanyang ama na dumaan muna sila sa park kung saan sila unang nagkakilala. Daddy, daan po muna tayo saglit sa park. Ipapakita ko lang kay nanay kung saan tayo nakita. Hiling nga ni Billy kay Lorenzo. Ilang saglit lamang ay kumabig pa kaliwa sa manibela si Lorenzo upang tumbukin nga ang daan patungo sa sinasabing park ni Billy. Habang papalapit ang sasakyan sa park, ay binuksan na nga ni Billy ang bintana upang tawagin ang mga kakilala na nasa tabing daan. Kilala din ng mga ito si Billy dahil magkasama silang nagsushushine sa park. Nagsitayuan ang mga batang kanyang tinawag at sumunod sa kanilang sasakyan. Hanggang maayos itong nakaparada, masayang kinausap ni Billy ang mga to at ipinakilala pa ang kanyang Daddy Lorenzo at Nanay Malia. Aba, may daddy ka na, Billy, ah. Di ba sabi mo, nalunod sa sabaw ng noodles ang tatay mo? Wika ng isang bata na nagtataka kung paano nagkaroon ng daddy si Billy. Ibang tatay yun. Si daddy hindi kumakain ng noodles na may sabaw kaya hindi siya malulunod. Kagad naman nasagot ng inosenteng si Billy. Nagkatinginan lang si Malia at Lorenzo
habang nakikinig sa usapan ng mga bata. Labis ang kasiyahan ng mga ito dahil may nanay at daddy na raw, si Billy. Buti ka pa, Billy. May magulang na pero kami wala pa rin. Wika pa nga ng isang bata na nagpalungkot sa puso ni Malia. Biglang sumabat si Lorenzo sa usapan upang hindi na nga mapunan ang malungkot na usapan ng mga bata. Billy, imbitahan mo sila sa bahay para doon kumain ng hapunan. Magpahanda ako ng pagkain. Wika nga ni Lorenzo. Excited naman na tanong ni Billy. Talaga po? At tumango naman si Lorenzo. Kaagad na tumawag si Lorenzo sa kanyang driver upang magdala ng sasakyang magdadala sa mga bata patungo sa kanyang mansyon. Habang si Billy naman ay hinila na nga ang kanyang ina sa isang upuan sa lilim ng punong kahoy dahil doon sila unang nagkakilala ni Lorenzo. Nay, dito ko unang nakilala si Daddy Lorenzo. Nagpalinis siya ng sapatos. Nilinis ko ng maigi dahil magandang sapatos niya tapos binigyan niya po ako ng pera at pagkain. At simula noon, halos araw-araw na may dalang pagkain para sa akin si Daddy Lorenzo. Diyan po sa inuupuan mo nakaupo si Daddy oh, at ako naman dito. Masayang wika ni Billy habang ang inay halos maiyak na nga dahil hindi niya kalaing dito sa lugar nito pagtatagpuin ang kanyang magama. Biglang umikot ang paningin ni Malia sa paligid habang patuloy ang pagsasalita ni Billy. Naalala nito na sa kanyang inupupuan ngayon ay ang kanyang unang inupuan sa park habang naghihintay sa gwardyong may hawak sa numero ng telepono na kumupkop kay Billy na yon pala ay si Lorenzo. Napailing na nga lamang si Malia dahil ngayon niya napagtanto nito na sadyang mapaglaro talagang tadhana sa buhay ng tao. Hindi na namalaya ni Malia na napahawak na pala siya sa braso ni Lorenzo habang pabalik na nga sila sa kanilang sasakyan. Sakay na rin sa isa pang sasakyan ang mga kaibigan ni Billy at muling binaybay ng kanilang sasakyan ang daan patungo sa mansyon ni Lorenzo. Hindi masusukat, sangiti ang kaligayahan ni Billy sa oras na yon. Hanggang sa pagbaba nila sa harap mismo ng malaking bahay. Kaagad silang sinalubong ng mga magulang ni Lorenzo kasama na ng mga kasambahay. Billy, apo ko, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Naiiyak nga na niyakap ni Doña Corazon si Billy. Nagtataka si Lorenzo bakit ganun ang emosyon ng kanyang ina nang makita si Billy na dati naman ay hindi ito ganun kalapit sa bata. Okay na po ako, wag na po kayong malungkot. Sagot naman ni Billy na siya namang pagtama ng tingin ni Doña Corazon at Lorenzo. Hay nako Lorenzo, alam ko na ang lahat dahil sadyang chismosa at loyal sa akin ang yaya mo. Nakangiting wika nga ni Doña Corazon. Hindi na rin umimik pa si Lorenzo dahil alam niya kung gaano kachismosa si Yaya Venus. Kaya bet na bet nga siyang kasama ni Billy. O siya Malia, iha, tuloy ka. Alam kong marami kaming pagkakamali at pagkukulang sa'yo. Hindi pa huli ang lahat para maayos natin to, diba iha? Pakiusap nga ni Doña Corazon kay Malia at bagya naman itong tumango alang-alang sa kanyang anak na si Billy. Pagpasok pa nga nila sa mansyon ay nagsimula na ngang nagsigawa ng mga batang kasama na nasa kabilang sasakyan dahil first time sa buhay nila ang makapasok sa ganito kalaking bahay na maraming handang pagkain. Hoy Billy, bakit maraming pagkain sa mahabang mesa? Marami ba kayong bisita? Tanong ng isang nagtatakang bata. Hindi, walang bisita kundi tayo lang. Tayo lang kakain. Kaagad na sagot naman ni Billy. Kaagad na naghugas ng kamay ang mga bata at isa-isa nang pinaupo sa nakahilerang upuan at sinimulan na nga ang kainan sa mga nakahandang pagkain sa mesa. Masaya namang pinanood ni Lorenzo ang mga bata habang kanya-kanyang dampot ng kanilang gustong makain. Saglit lamang ay nilapitan na nga ni Doña Corazon si Malia at tahimik lamang na nakaupo sa sofa at kaagad namang sumunod si Lorenzo. At ang ama nitong si Don Lucio, bahagyang namagitan ng katahimikan sa kanilang apat bago nagsalita si Doña Corazon. Malia iha,
Sorry sa lahat na nangyari sa buhay mo nang dahil sa amin, sa anak kong si Lorenzo. Hindi ko na pwedeng isa-isahin ang pangyayari. Ngunit ang nais ko lang ipabatid sa iyo na nagkatampuhan pa kami ni Lorenzo ng ilang buwan dahil nagpupumilit siyang umuwi dito. Hindi ko alam na may nabuntis siya nang pinilit namin siyang mangibang bansa para mag-aral. Inasikaso namin ang lahat para manatili siya doon dahil nandoon ang magandang buhay. Pero umuwi pa rin siya dito. Nagalit ako sa kanya pero ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Hindi niya masabi sa amin na may mag-ina siyang naiwan kaya gumawa siya ng paraan na makauwi dito na hindi nagpaalam sa amin. Mahabang paliwanag nga ni Doña Corazon habang tahimik ang lahat. Hindi maiwasan ni Mali ang maluha kaya tinabihan ito ni Lorenzo na siya namang papalapit na nga si Billy. Si Malia na ang nagsalita para sa kapanatagan ng lahat. Billy anak, hindi nalunod sa sabaw ng noodles ang tatay mo. Ang Daddy Lorenzo mo ay ang totoo mong tatay. Mahinahong wika nga ni Malia upang madaling maintindihan ni Billy. Ngunit nabigla ang lahat sa sagot ng bata. Alam ko na po yan, Nay. Simpleng sagot ni Billy na nagbigay ng katahimikan sa lahat. San mo nalaman? At sinong nagsabi? Nagtatakang sabay na tanong ni Malia at Lorenzo. Si Yaya Venus po, Nay. Kaninang umaga nang marinig namin kayong nag-aaway ni Daddy at lumabas kami. Nakangiting sagot ni Billy at muling natahimik ang lahat. Nang makarecover ang lahat, sa pagkabigla sabay-sabay na nga sinabi ang katagang, Yaya, talagang chismosa ka, na siya namang papalapit si Yaya Venus sa kanila. Ay naku mama at sir, ayaw ko na po kayong mahirapan dahil marami na akong nakikitang pelikula na ganyan. Pinatatagal ang pagsabi at pinahihirapan ng mga sarili. Kaya ayun, nagkalabo-labo at marami pang nasaktan. Ayoko pong masaktan ng alaga ko kaya sinabi ko na po, matalino at mabait si Billy. Kaya madali niyang maintindihan at matanggap ang sitwasyon. Mahabang paliwanag pa nga ni Yaya Venus, kaya masaya na nga silang nagkainan sa loob ng mansyon. Yaya, makakalbo na talaga kita. Akala ko sa akin ka loyal. E mas loyal ka pa pala kay Billy. Pabirong wika nga ni Doña Corazon habang paika-ikang nilapitan si Yaya Venus. At pinasalamatan ito dahil hindi na sila pinahirapan pang kausapin si Billy. Mabilis nga na lumipas ang panahon. At dahil sabi nga nila, time heals all wounds. Unti-unti ngang nagamot ang sakit na dala ng kahapon sa mga puso nga nila Lorenzo at Malia. Kaya naman mas nakapagpalagayan na nga sila ng loob at tila nanumbalik nga ang pagiging mas komportable nila sa isa't isa. Pero isang araw nga, nakita nga ni Malia ang driver na dali-daling papalapit sa kanya. Oh Manong, bakit po kayo tumatakbo? May problema po ba? Tanong nga nito sa driver. Ma'am, sila sir po at saka si Sir Billy. Nag-alala nga bigla si Malia. Po, ano pong nangyari? Sabihin niyo na po kaagad kuya. Eh kasi po, kailangan niyo daw po sumama sa akin emergency. Tila nag-aalala naman na sabi ng driver. Napakunot noo nga si Malia at hindi nga niya alam ang kanyang gagawin. Kaya naman aligaga nga siyang kinuha ang lahat ng mga gamit na kakailanganin nga niya sa pagpunta sa park. Kung saan nga mamamasyal lang daw sila Lorenzo at Billy. Naluluha na nga ang babae habang tumatakbo nga ang sasakyan papunta sa parke. Ma'am, uminom po muna kayo ng tubig. Sabat pa nga ng driver sa kanya. At saka huminahon po sana muna kayo. Sabi pa nga nito. Eh Manong, paano naman po ako hihinahon kung may emergency? Eh baka na paano na po yung anak ko? O kaya si Lorenzo, baka nawala na naman si Billy. Ma'am, huminahon lang po kayo. Sa wakas makalipas nga ang ilang minuto nakarating na nga rin sila sa park. Pero nang pababa na nga ang babae sa van, bigla na nga lamang may humigit sa kanyang kamay at tinakpan nga kaagad ang kanyang mata ng panyo. Teka lang po, anong nangyayari? Kinikidnap niyo ba ako? Saad pa nga nito na tila nag-aalala. Hindi naman umimik ang kung sino man ang nakahawak sa kanya para nga ilid siya sa kung saan man siya pupunta. Dahan-dahan nga silang naglakad at lumapit sa kung saan. Teka,
magsalita ka naman. Ano ba kasing nangyayari? Saad nga ni Malia. Pero makalipas nga ang ilang segundo, ibinaba na nga ang blindfold niya at nagulat nga siya sa mga ilaw na kumukuti-kutitap na nakapaligid nga sa mga puno ng parke at meron ding parang pathway na binuo sa pamamagitan ng petals ng rosas. May mga nakaturo pa ngang kung anong mga arrows sa kung saan dapat siya pupunta hanggang sa makarating na nga siya sa isang parang mini forest ng park. Nakita nga niya doon ang mas magandang disenyo. Maraming ang bulaklak, may projector pa nga sa gitna at may ifina-flash na mga pictures nila kasama niya si Lorenzo at Pili. Naluluha na nga si Malia dahil tila alam na nga niya kung anong nangyayari. Kabang-kaba pa naman siya kanina dahil baka may nangyari nang ang hindi maganda kina Lorenzo at Billy, ang dalawa sa pinakamahalaga sa kanyang buhay. Papalapit nga siya ng papalapit hanggang sa may spotlight pa nga na tumutok sa kanya sa gitna. Pinapanood nga niya ang ifina-flash sa projector. Naluluha na nga siya dahil naaalala niya ang mga masasayang memorya nila kasama nga sila Billy at Lorenzo. Hanggang sa may isa ulit spotlight na nakatutok naman sa isa pang tao na nakatalikod. At pagharap nga niya, yun ay walang iba kundi si Lorenzo. Papalapit na nga ito ng papalapit kay Malia hanggang sa nagdugtong na nga ang spotlight nila parehas. Ilang pulgada na nga lamang ang layo ni Lorenzo sa kanya. May hawak itong bouquet of roses at meron ding isang red velvet box na alam na nga ni Malia kung ano. Lumuhod na nga sa isang tuhod ang lalaki. Sabay sabi nga nito, "Mahal, pasensya na kung medyo nahuli ako sa ganito. Ang dami kasi nating pinagdaanan na pagsubok eh. Pero hinayaan ko muna na maghilom yung sugat ng nakaraan bago ko gawin to. Kahit na atat na talaga ako mag-propose sa'yo dahil gustong gusto na nga kitang maangkin ng buong buo. Yung wala ka na talagang kawala. Promise, hindi na mauulit yung mga nangyari dati. And hayaan mo kong alagaan ka sa panghabang buhay. Malia, mahal, please marry me." Tanong nga nito. Magsasalita na nga sanang babae nang biglang may sumabat. "Mommy, mag-yes na po kayo!" Napatawa pa nga sina Malia at Lorenzo dahil sa kakulitan ng kanilang cute na anak. Napaluha pa nga si Malia. Sabay inabot na nga nito ang kanyang daliri. Ibig sabihin, pinapasuot na nga niya ang singsing sa kanyang daliri. Sobrang saya naman ng lalaki. Pero sad nga nito, "Magsalita ka naman. Yes ba or no? Ano pa bang ibig sabihin nito? Inaabot ko na nga sa'yo yung kamay ko eh. Siyempre yes na yes. Ang tagal ko kayang hinintay ito. Dati nung nasa abroad ako, iniisip ko, maghanap na lang kaya ako ng afam. Pero grabe, kahit nung nagkahiwalay tayo, ninakaw mo pa rin yung puso ko." Sabay na tawa nga ang lalaki. Pero saad nga nito na tila nagtatampo? "Talaga? Naisip mo pang maghanap ng afam? Eh mukhang afam na nga yung pinakamamahal mong lalaki eh." Sabay nagtawanan nga sila. Pero isinuot na nga ng lalaki ang singsing sa daliri nga ng babae. Saka nagyakapan nga sila ng mahigpit. Nang bumitaw nga sila sa pagkakayakap, hinalikan nga ni Lorenzo ang noo ni Malia pababa sa tungki ng kanyang ilong at pababa sa kanyang labi. Matamis na nga sana ang halika nila nang biglang may sumigaw ulit. "Mommy, Daddy! Tama na po yung harutan niyo dyan! Bawal ko pong makita yung kiss-kiss na yun eh!" Sabi nga ni Billy, sabay na patawa nga ulit sila. Nakita kasi nila na nakatakip pa nga ang mata ng kanilang musmus na anak. Dagdag pa ngang sigaw ni Billy. "Daddy, ngayong nag-yes na po si Mommy, siguraduhin niyo lang po na hindi po kayo malulunod sa sabaw ng noodles, ha?" Kaya muli nga silang nagtawanan. Pagkatapos nga nun, ay nagpunta nga sila sa inihandangan ni Lorenzo na candlelit dinner para sa kanilang tatlo. Masaya nga silang kumain. And after 3 months of preparation, ikinasal na nga rin sa wakas ang dalawa. Hindi na nga nila pinatagal pa
dahil ang tagal na nga nilang hinintay muli ang isa't isa. Kaya naman nagkaroon lamang sila ng isang simple at intimate na wedding basta andoon lahat ng mga mahalagang tao sa kanilang buhay. Mula noon ay simula nang namuhay si na Lorenzo, Malia at Billy bilang isang pamilya. At napagkasundoan nilang pamilya na patawarin na lamang si Napura at Bert sa kalapastangang ginawa nila kay Billy pati na ang panloloko nila kay Malia. Ngayong 36 anyos na nga si Billy at isa ng magiting na gobernador ng lalawigan ay maigi niyang ipinatutupad ang mga programa na magbubuklod sa nagkakawatak-watak na pamilya. Nagbigay din ito ng free internet access sa mga malalayong barangay upang madaling makausap ng mga OFWs ang kanilang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Billy, alika dito. May papakita sa iyo ang daddy mo. Poses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya. Dali-dali namang pumanoog si Billy sa kinaroroonan ng mga magulang. Tignan mo itong 15 nating bahay ampunan. Malapit na itong matapos at pwede nang buksan sa susunod na buwan. Wika nga ni Lorenzo habang tinatapik-tapik ang balikat ni Billy. Salamat po daddy, salamat nay. Wika ni Billy habang yakap-yakap nito ang kanyang mga magulang. Mas lalo pang naging masaya ang buhay nila Billy kasama ang kanyang mga magulang. Mas naging matibay pa ang kanilang relasyon dahil sa pagsubok na kanilang nilagpasan. Ngayon ang maliit at masaya nilang pamilya ay mas lalong lumawak pa. Nang pasukin na nga ni Billy ang pagkakaroon ng pamilya, binusog niya ng pagmamahal at pag-aalaga ang kanyang munting prinsesa. Hindi na nga siya gumaya pa sa naging pagkakamali ng mga magulang dati na nagkahiwalay pa nga muna sila at nag-suffer pa ang anak sa nangyari. Pero tapos na yun at isa na nga yung pagsubok na talaga namang humubog sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Malia at Lorenzo kasama nga ang kanilang shoeshine boy na anak na si Billy. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Glenda Mawile, Benjamin Roldan, Eddie Pineda, Erlinda Gabriel, Chris Tam, Wilma Portman, Presbyteros Rose, Faye Navares, Nesbeth Hanaban, Jesse, Eli Kalipayan, Lenlen, Lin Lee, Lloyda Pablico, Rex Roy, Kidim Tess, Augustus Rafanan, Leonisa, Nat Green Fox, Agustina Niseto, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, Lloyda Nankil, Emily Borac, Ning Rafanan. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories Speech. Thanks for listening and God bless everyone.